Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na-upload. Dahil na nga nagiging malapit sina Nathan at Isabella, ay hindi na nila mapigilan na hindi pagbigyan ang kagustuhan ng isa't isa. At hindi na rin mapigilan ang mga nangyayari sa kanilang dalawa. Matapos ang isang mainit na tagpo sa pagitan nila Nathan at Isabella, ay walang imik na nagbihis ito. Wala naman siyang ginawa. Nahiga lamang siya at nila sa pang-init at haplos ni Nathan sa kanya. Ngunit pakiramdam ni Isabella ay pagod na pagod siya. Nangangatog din ang kanyang magkabilang tuhod. Nangangatog din ito. Pakiramdam niya ay hindi siya makakalakad ng maayos. Nanghihina ang buo niyang sistema. Napabugas siya ng hangin habang sinusuot niya ang kanyang pangilalim. Mabuti nga at binigay din iyon sa kanya ni Nathan pagkatapos itong bulsahin kanina. "Are you okay?" Nag-aalalang tanong ni Nathan sa kanya. Mukhang napansin ito na hindi siya makakilos ng maayos. At kumpara sa kanya, hindi niya man lang mabakasan ang pagod ng itsura nito. Tipid lamang naman siyang umiti dito at saka tumango. "I am okay. Nangangatog lang ang mga tuhod ko, Nathan. Let me help you." Mabilis naman na nagbihis si Isabella at saka siya dinaluhan ito. Kanina pa kasi ito nakatulala habang nakalantad pa rin ang katawan sa paningin niya. Si Nathan na mismo ang nagsuot sa kanya ng pang-ibaba niya at agad na sinunod ang kanyang bestida. Sinuklay din ito gamit ang mga daliri nito ang kanyang gulo-gulo ng buhok. "Can you drive?" Mababakasan pa rin ang pag-aalala sa tono ng boses ni Nathan. Ang malamlam nitong mga mata ay bahagyang natatakpan ng buhok na nahuhulog sa noon nito. Katulad ng kanya ay magulo din iyon. "Pinagod yata kita ng sobra." Dagdag na saad pa nito. Napaiwas ng tingin si Isabella kay Nathan. Wala namang mali siya iyong pagkakasabi nito. Ngunit bigla ay nakaramdam siya ng hiya dahil sa sinabi nito. "Baliw." Pabulong na sabi pa ni Isabella. Mabuti na lang at hindi siya nito narinig. "You're saying something?" Sabi nito at marahan pa nitong hinaplos ang pisngi niya. "Wala. Ang sabi ko ay kaya ko pa namang magmaneho. Nanghihina lang ang mga tuhod ko pero makakauwi pa naman ako nito." Lumabas siya doon at saka nagtungo sa driver's seat. Napailing pa nga siya at talagang nangangatog ang mga tuhod niya. Mabilis naman na sinundan ni Nathan at ito na mismo ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Agad na pumasok doon si Isabella. Nakita niya pa ang pagsulyap ni Nathan sa lilong nasa pulpulsuhan nito. "Pasado alas dos na. It's not safe for you to go home alone. Ihatid na kita." Saad ni Nathan. "Please take your seatbelt on." Dagdag pa nito bago nito sinara ang pinto. Matapos namang maikabit ni Isabella ang seatbelt sa katawan niya, ay sa kanya minaniobra ang sasakyan. Nang makita niyang nakapasok na rin sa loob ng sasakyan nito si Nathan, ay sa kanya iyon pinasibad. Malayo-layo pa ang bahay nila Isabella mula sa kung saan siya natirika ng sasakyan, kaya masyado pa silang natagalan sa biyahe. Kung hindi siya nagkakamali, ay halos inabot pa siya ng halos kalahating oras sa daan. Pasado alas tres na nang siya'y makarating sa kanila. Nailing pa si Isabella. Inabot na siya ng madaling araw. Noong nakaraan ay kinabukasan na sila nakauwi ni Ethan. Ngayon naman ay alanganing oras na. Baka ay magtaka na nito ang kanyang mga magulang at lagi na lang siyang umuuwi ng hindi tama sa oras. Dahil may susi naman si Isabella na dala, ay hindi na niya tinawagan pa si Laura para pagbuksan siya. Ayaw niya nang makaistorbo. Paniguradong malalim na ang tulog nito. Bumaba si Nathan at saka sinalubong si Isabella. Kalalabas pa lang din ito ng sasakyan. Naglakad ito patungo sa direksyon niya. Ang magkabilang kamay nito ay nakasuksok sa bulsa ng suot nitong pantalon. "Papasok na ako sa loob. Maraming salamat sa paghatid."
Sabi ni Isabella na hindi makatingin ng diretso dito. Paano ba naman kasi? Ramdam na ramdam niya ang mariing pagtitig ng abuhin nitong mga mata sa kanya. Isabella can't help but to feel conscious on her looks. Tumango naman si Nathan. Mas lumapit pa ito sa kanya at hinaplos ang pisngi niya. Inilagay pa nito sa likod ng tenga niya ang ilang takas na buhok saka ito dumukwang sa kanya. He kissed her forehead. I love you. Malambing na saad nito sa kanya. Ngumiti si Isabella bilang tugon dito. Masarap sa pakiramdam na marinig iyon kay Nathan, ngunit hindi niya pa pwedeng ipaalam iyon dito. Baka kasi lumaki pa ang ulo nito. Sinenyasan niya ang bahay nila. Papasok na ako. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Lalo na at napakalayo ng San Joaquin dito. Kung susumahin kasi ay halos kalaating oras ang ibabiyahe bago makarating doon. Anong oras na siyang makakauwi? Pwede naman kasi na hindi na siya nito ihatid, ngunit kagustuhan naman iyon. I will. Mag-iingat ako para sa'yo. Tutuparin ko pa ang pangarap mo. Nag-iwas ng tingin si Isabella. Napatikhim siya. Sige na, umuwi ka na. Magkita na lang tayo mamaya. Tuloy pa rin iyon? Napalingon siya kay Nathan. Nagsalubong ang magkabila niyang kilay dahil sa gulat na saad nito sa kanya. At bakit hindi? Nagtataka namang saad niya. Bukod sa paniguradong hahanapin na siya ni Ethan ng puting kabayo, pagkagising nito ay gusto niya ring makita ang mag-ama. Kailangan ding lumabas ng kanyang anak at paniguradong naboboryo na ito sa kanilang bahay. I just thought na kulang ka lang sa tulog and you want to rest the whole day, kaya hindi matuloy-tuloy ang iyong pagkikita. Nangibit balikat si Isabella sa tugon na iyon ni Nathan. Tutuloy kami ni Ethan. Ikaw, nasa sayo kung pupuntahan mo ang anak ko sa dati naming bahay para makita siya. Isasama ni Isabella ang anak niya para makapamasyal din ito. Isa pa ay hindi sila umuwi dito sa Cordova para magkulong lang sa bahay. Of course, I want to see my son. Pupuntahan ko kayo doon. Tumango si Isabella. Kung gayon ay makakauwi ka na rin at makakapagpahinga. Mahaba pa ang biyahe mo. Yes, dumukwang sa kanya si Nathan at hinalikan siya sa kanyang noo. Napapikit naman si Isabella. I love you always. Saad nito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Siya ang unang nag-iwas. Baka kasi mamaya ay lalo pa silang matagalan doon sa labas. Tumatakbo pa naman ang oras. Kailangan na rin nila ng pahinga. Ngumiti si Isabella. Talagang paunti-unti ay nasasanay na siya sa I love you ni Nathan sa kanya. Parang inaasahan niya na sa bawat sinasabi ni Nathan ay magkarugtong na nun, pati ang salitang I love you. Mag-iingat ka. Tumango naman si Nathan. I will. Mag-iingat ako para sa inyo ni Ethan. Goodbye. Good night. Pumasok ka na rin sa loob pagkaalis ko. Sabay tayo. Tinanaw ni Isabella ang pagpasok ni Nathan sa sasakyan nito at saka siya nagtungo sa gate nila at binuksan niya iyon. Matapos noon ay bumalik siya sa loob ng sasakyan at saka siya pumasok sa loob. Dumiretso siya sa kwarto nila ni Ethan. Naabutan niyang tulog na tulog ang anak niya habang nasa tabi naman ito si Laura. Mukhang naalimpungatan nga ito nang maupo siya sa kama at agad itong napabangon nang makita siya. Tumango siya. Lumipat ka na sa kwarto mo, Laura. Maraming salamat sa pagubantay kay Ethan. Pasensya ka na rin sa abala. Mahinang saad niya dito. Wala ho iyon, ma'am. Sige ho, lilipat na ho ako. Pagkaalis ni Laura ay nagmamadali sa pag-half-bath si Isabella. Nagbanlaw lang siya at maghapon siyang nawala. Nang lalagkit na rin siya. Matapos noon ay agad siyang nahiga sa katabi ni Ethan. Niyakap niya ang anak niya at sa kanya iyon hinalikan sa noon nito. I love you, big boy. Aniya at sinuklay ang buhok nito. Napatitig siya sa anak niya. 5 taon nang nakalilipas, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na may anak na siya. Ngunit sa kabila ng mga nangyari noon sa buhay niya at pati pamilya niya, ipinagpasalamat niya ang pagdating sa buhay niya ni Ethan. Mangyari man muli ang mga nangyari noon, hihilingin at hihilingin niya pa rin sa itaas na ibigay sa kanya si Ethan dahil ito ang naging lakas niya sa kanyang mga pinagdaanan.
Napabuntong hininga si Isabella at napatulala sa kisame. Bigla ay naisip din niya ang nangyari kanina sa pagitan nila ni Nathan. Dalawang beses niya nang ilalay ang sarili dito at napapaisip si Isabella kung bakit ganun na lamang siya bumigay kay Nathan. Hindi niya alam kung sadyang marupok lamang ba siya o may iba na siyang nararamdaman. Isabella started to close her eyes and shut down her mind. Mabuti na lamang at kaagad siyang dinalaw ng antok. Marahil siguro ay sa pagod na naramdaman niya. Alanganin na ang oras at mag-isa lamang si Nathan at walang kasama, ngunit hindi mapigilang gumuhit ang malawak ng ngiti sa labi niya. Inisip niya ang nangyari kanina. Dalawang beses nang may namamagitan sa kanila ni Isabella. Una sa talon at ang pangalawa ay sa sasakyan nito kani-kanina lang. Hindi imposibleng walang mabuo sa pagniniig nila, lalo na at lahat ng iyon ay inilabas niya sa loob ni Isabella. Sana talaga ay may mabuo. Ang mabawi ang mag-ina ni Nathan ang isa sa prioridad niya sa ngayon. Napakadami niyang plano para sa mag-ina niya. At kung ipagkakaloob ng itaas ang isa pang anak na hinihingi niya, ipagpapasalamat niya iyon habang buhay. Gusto niyang magkaayos sila ng tuluyan. Gusto niyang bumuo ng malaking pamilya kay Isabella at gusto niyang maikasal dito. At nakakabaliw kung hindi iyon mangyayari at mauuwi lang sa walang pagkakataong binigay ni Isabella sa kanya ngayon. Totoo rin ang sinabi ni Nathan kanina. Kung hindi sila sa huli ni Isabella, paniguradong magiging miserable ang buhay niya. Bakit pa siya maghahanap ng iba kung Isabella lang ang gusto niya? Kaya sana talaga bandang huli ay silang dalawa. He will do everything so Isabella would be his endgame. Baby, I'm really so in love with you. Naibulong niya nga sa sarili niya habang tinatahak niya ang daan patungo sa San Joaquin. Napakagat pa siya sa kanyang pangibabang labi at para na siyang nababaliw kakangiti. He couldn't help it. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa isipan niya ang mga daing ni Isabella sa pangalan niya. Hindi niya inaasahang mga mangyayari sa kanilang dalawa. Nabinyagan tuloy ang sasakyan nila ni Isabella. Ayan tuloy, mas lalo siyang nababalo ngayon kaya isip sa asawa. Hindi na talaga siya makapaghintay na makasama ito habang buhay, kasama ang mga gagawin pa nilang anak na dalawa. Nailing si Nathan, tama na muna ang pag-iisip. Kailangan niyang makauwi, maaga pa siya mamaya. Hindi po pwedeng hindi siya sumipot sa usapan nila ni Isabella. Nasasabik na rin siyang makita ang anak niya. Mabilis nang pinaharurot ni Nathan ang sasakyan niya. Kung pepede lang sana ay doon na siya matutulog at hihintayin niya na lamang na sumikat ang araw. Ngunit hindi naman iyon po pwede. Baka abuti naman siya nang antok habang kasama ang kanyang mag-ina. Bawat segundo pa naman na kasama niya ang mga ito ay hindi pinalalagpas. He treasures every moment with his wife and son. Bawat pangyayari kasama sila ay napakahalaga sa kanya. Dahil na rin sa malabis na pagpapatakbo, ay nakarating siya agad. Pumanhik siya sa hagdan patungo sa kwarto. Pagkarating doon ay agad siyang nagtipan ng email para kay Isabella. I'm home. Naghintay pa si Nathan ng ilang minuto sa tulog ni Isabella. Ngunit wala na siyang natanggap dito matapos ang 5 minutong paghihintay niya. Kaya nag-decide siyang matulog na rin. Paniguradong pagod ang mahal niya at marahil ay agad itong nakatulog. Napangisi si Nathan sa isiping iyon. Totoo naman, kitang-kita niya kung paano manghina si Isabella kanina. Hindi nga ito makapagbihis ng maayos. Siya pa ang nagbihis sa asawa niya. Mahinang minura niya ang sarili. Inaatake na lang siya ng kapilyuhan, kaya mabuti pa ay magpahinga na rin siya. Antok na antok pa nang magising si Isabella, pasyado alas 7 ng gabi. Ginising kasi siya ni Ethan sa pamamagitan ng paghalik nito sa magkabilang pisngi niya. Napangiti si Isabella at idinilat niya ang kanyang mga mata. Nakadukwang sa kanya si Ethan at wala itong tigil sa pagpapaulan ng halik sa kanya. Mas lumawak ang ngiti ni Isabella. Pinaikot niya ang kanyang magkabilang braso sa katawan ng anak. Ang sweet naman ng big boy ko.
Malambing na tugon niya dito at hinalikan din ito sa noo. Yehey! Kumalas ng yakap si Ethan kay Isabella at saka ito na pabangon at pumalakpak. Mommy's up already. Good morning, mommy ko. I've missed you the whole day po. Nakangusong saad nito sa kanya. Bahagya pa itong sumimangot sa kanya. Ikaw talaga? Pabirong pinisil ni Isabella ang ilong nito at saka siya niyakap. I've missed you too, big boy. Muli niya itong dinaluhan ng yakap at saka hinalikan sa noo. Mommy, are you going somewhere again today po? No, big boy. I am not going somewhere because we are going somewhere today. Magkikita kayo ni dada mo. Pabulong na sambit ni Isabella at saka kinindatan si Ethan. Really, mommy? I am so excited to see dada again. I've missed him na rin po kasi. Muli nitong napanguso. Natawa si Isabella. Ethan's really cute whenever he does that. Napaka-inosente kasi ng mukha nito. Para itong nagmamakaawa sa isang bagay. Don't worry, we will meet him today. Pagkindat pa ni Isabella sa kanya. Kaya tara na, big boy. Let's prepare already. Let's eat breakfast and take a bath. Bumangon si Isabella at saka bumaba sa kama. Nagtungo siya sa banyo na buhat-buhat ang anak niya. Naghilamos muna silang dalawa at saka sila lumabas ng kwarto at nagtungo sa hapag para mag-almusal. Naabutan niyang nasa living area ang mga magulang niya at nanonood ng balita. Good morning, nanay and tatay. Bumaba si Ethan mula sa pagkakakarga niya at saka ito nagtungo sa mga magulang ni Isabella. Pinaghalikan ni Ethan sa pisngi ang dalawang matanda. Abay, magandang umaga din, apo. Napakalambing naman talaga. Napakaganda yata ng gising mo ah. Sabi ng tatay ni Isabella kay Ethan. Samantala ang nanay naman niya ay natatawa din. Mag-almusal na kayo anak. Nakahanda na ang agahan sa mesa. Kayo ho, nag-agahan na ho ba kayo? Aniya naman sa mga ito. Tumango ang nanay niya. Kanina pa anak, hindi ka na namin pinagising lalo na at gabi ka na nang makauwi. Baka kako ay pagod na pagod ka sa inaasikaso mo. Napaiwas ng tingin si Isabella sa kanyang nanay. Bigla ay pinamulahan din siya ng kanyang pisngi. Iba ang dating sa kanya ng salitang pagod na. Iba ang iniisip niya. Napatikhim siya. Sige ho, nay, tay, mag-aagahan lang ho kami. Ani ang pilit na hindi pinapahalata ang sarili niya. Sige anak, ang tatay niya ang tumugon sa kanya. Siya nga ho pala, nay, tay, aalis muna ho kami ni Ethan. Babawi ho ako at wala ako kahapon. Napapadalas ang paglabas mo anak ah. Natigilan naman si Isabella. Nabigla siya sa sinabing iyon ng ama niya. Napaiwas siya ng tingin dito. Bigla ay kumalabog ang puso niya. Marahan ang boses ng kanyang ama ngunit iba ang naging dulot kay Isabella. Marahil ay guilty siya at may tinatago kaya ganoon siya kung mag-react. Ikaw talaga, Sito. Hayaan mo na. 5 taon na nawala sa Cordova ang anak mo. Marahil ay namiss niya ang lugar. Kaya nga ay nandito siya para magbakasyon. Kaya huwag mo nang pagtakhan niyang panay ng alis ng anak mo. Biglang sabat ng nanay niya. Baka naman may nobyo kang tinatago o kinakatagpo. Hindi mo lang sinasabi. Ipakilala mo naman sa akin ng makilatis. Muling sambit ng tatay niya. Titig na titig pa ito sa kanya. Tay, wala ho. Guilting pagtanggi ni Isabella. Mapakla pa siyang natawa. Pinaglaruan din niya ang mga daliri niya sa kamay. Bigla ay naging tensyonado siya. Napatungo naman ang kanyang ama. Kung may manliligaw ka man ay sabihin mo ng makilatis ko. Para kasi sa akin ay si Fiero ang gusto ko para sa iyo anak. Nakita ko kung paano niya alagaan si Ita nung nandito siya. Itinuturing pa niya itong totoong anak kumpara sa totoong tatay niya na napakawala namang kwenta at kailanman ay hindi nagpakaama. Sayang lang at umuwi agad si Fiero. Napatungo si Isabella. Hanggang ngayon ay ramdam na ramdam niya ang galit ng ama kay Nathan. Baka sa sinabi nito, ang pagkasuklam ng tatay niya dito. Tama na nga iyan, naririnig ka ng apo mo. Ang anak mo lang naman ang iniisip ko. Kung mag-aasawa man siya, ang gusto ko ay yung tanggap ang apo ko. Makukuha niya pa ang buong tiwala ko. Naiintindihan mo naman ako, Isabella, hindi ba? Oho,
Sige ho, mag-aagahan na ho kami ni Ethan. Let's go, big boy. Bulong niya pa. Nangangamba siya at baka madulas ang sinungaling niyang dila at masambit sa mga magulang niya na lihim siyang nakikipagkita ngayon sa asawa niya sa papel. Sunod-sunod na nagpakawala ng buntong hininga si Isabella pagkarating nila ni Ethan sa dining area. Malakas ang kalabog ng dibdib niya at parang nasasaktan siya sa hindi mapaliwanag na dahilan. She's feeling guilty and scared at the same time. Dahil sa muling pagkakataon, makalipas ang 5 taon ay muli na naman siyang naglilihim sa mga magulang niya tungkol kay Nathan, sa lalaking sumira ng buhay nila ng magulang niya. Natatakot din si Isabella sa maaaring kalabasan ng lihim niyang pagkikita. Paniguradong magiging gulo iyon. Oras na malalaman ng tatay niya lalo na at ang tingin pa rin nito kay Nathan ay walang kwentang ama. Napabuntong hininga siya. Naihilot niya sa kanyang sintido ang kanyang kamay. May bumubulong sa isipan niya na dapat niya nang itigil ang lihim niyang pakikipagkita kay Nathan dahil sigurado namang magkakagulong muli at baka magalit pa sa kanya ang kanyang mga magulang, lalo na ang tatay niya. Ngunit may kung ano namang naguudyok sa kanya na ipagpatuloy iyon dahil nakakaramdam siya ng kasiyahan sa puso. She doesn't know what to do anymore. Natatakot si Isabella, ngunit ayaw niyang itigil ang kahibangang ito. Mommy? Napukaw si Isabella mula sa malalim niyang iniisip nang kalabitin siya ni Ethan. Napakurap-kurap siya. Yes, big boy. Ngumiti pa siya dito kahit hirap siyang gawin iyon ngayon. I want milk po. Let's eat breakfast na po, Mommy. I'm so excited to meet Dada already. Pabulong na saad ni Ethan sa kanya. Sure, big boy. Nagigilty din si Isabella dahil sa kanya ay naglilihim na rin si Ethan ukol doon sa sinabi niyang huwag nitong ipagsasabihan tungkol kay Nathan. Tinuruan niyang magsikreto ang anak niya. Parang gustong umatras ni Isabella ngayon na dapat ay huwag na muna siya makipagkita kay Nathan, lalo na at apektado siya sa mga sinabi ng tatay niya. Ngunit papaano naman ang anak niya? Paniguradong madidismaya ito sa kanya dahil bukod sa sinabi niya dito na magkikita sila ng dada nito, mababakasan pa ang pananabik sa mukha ni Ethan nang sabihin niyang aalis sila. Ayaw niyang biguin ang anak niya. Baka ay magtampo ito sa kanya. Umaasa pa naman ang bata at baka masaktan lang ito. Muli ay nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Isabella. Bahala na. Sa kanya naiisipin ang mga ginagawa niya. Ang importante ay mapasaya niya ang anak niya. Iyon ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay ngayon. Total naman na iginagawa niya ang lahat dito. Ngunit hindi ba at gusto mo ring makakita si Nathan? Dinadahilan mo lang ang anak mo. Ipinilig ni Isabella ang kanyang ulo dahil sa dikta ng kanyang kabilang bahagi ng isip. She's being confused already. At hindi na makapaghintay pa si Nathan na gawin iyon kasama nila. Mabilis sa tinapos ni Nathan ang kanyang pagligo at agad din niyang ibinihis ang kanyang lumang pantalon. Hindi na siya nag-abala pang magsuot ng damit pang itaas, lalo na at maglilibot pa naman siya sa hasyenda. He will check kung kumusta na ba ang kalagayan ng kaharian niya. Gawain niya iyon tuwing umaga magmula nang tanggapin siya muli ng kanyang abuela. 6:00 pa lamang naman ang umaga. Halos 3 oras lang siyang nakatulog, ngunit ayos lang iyon sa kanya. Ang mahalaga ay maganda ang nangyari kaninang madaling araw at masusundan pa iyon. Magkikita-kita sila. Nang matapos magbihis ay sinuklay lang ni Nathan ang kanyang kulay tsokolating buhok gamit ang mga daliri. Malambot naman iyon kaya hindi na siya nahirapan. Matapos noon ay saka siya lumabas ng kwarto at agad na nagtungo sa dining area para mag-agahan. Good morning, abuela. Bati nga niya kay Doña Belia nang maabutan niya itong nasa hapag na. Paupo pa lamang ito at inalalayan niya ito. Magandang umaga rin, iho. Ano ba yung itsura mo? Bakit wala kang samplot pang itaas? Gulat na saad nito sa kanya matapos siya nitong bigyan ng tingin. Ang magkabila pa nitong kilay ay magkasalubong na. Ngumisi siya. Mag-iikot-ikot ako sa buong hasyenda matapos ang agahan, abuela. Kaya hindi na ako nag-abala pang magdamit.
Tugon naman ni Nathan at saka siya naghila ng upuan at pumwesto doon banda sa kanyang kaliwang gawi ng Doña Belia. Kahit na, naiiling natutol pa rin sa kanya ng abuela niya. Ano ba naman iyang huhubarin mo na lang iyang damit mo kapag pinagpawisan ka na? Aba Nathan, tingnan mo nga ang mga dalagita natin dito sa mansyon at kinikilig na sayo. Pabulong na dagdag pa nito, ang tinutukoy ng kanyang abuela ay ang mga katulong dito sa hasyenda. Nilingon naman ni Nathan ang tatlong katulong na tinutukoy ng Donya at hindi nga nagkakamali ito sa sinasabi. Dahil nang sulyapan niya ang mga ito, ay naabutan niyang nakatingin nga ito sa kanya at namumula ang mga pisngi. At nang mahuli niya naman ang mga ito, ay bigla na lamang nag-iwas ng tingin sa kanya. Pilyong napangisi si Nathan. Madami naman ang kinikilig sa kanya. Ang puso niya man ay nananatili sa isang babae. At iyon ay walang iba kundi kay Princesa Sanchez Montemayor. His gaze averted on his abuela again. He cleared her throat. Hayaan mo sila, abuela. Si Isabella lang naman ang gusto ko. Kiligin lang sila hanggat gusto nila. Hanggang tingin lang sila. Sapagkat may nagmamay-ari na ng katawan ko. Mayabang pa na saad niya. Nailing naman ang Doña Belia. Ewan ko sa'yo, Nathan. Natawa siya. Ang abuela niya talaga. Maiba ako, Nathan Iho. Ikaw ba ay may lakad ngayon? Kagabi ay hindi na kita naabutan. Inabot ka ba ng madaling araw sa labas? Tanong nito sa kanya maya-maya. Muli siyang napatikim. He sipped on his coffee first bago siya nagsalita. Pasado alas tres na ho nang nakauwi ako. Something happened, kaya natagalan. And yes, may lakad ho ako. Susunduin ko ang mag-ina ko at ipapasyal ko ho ulit sila. Nakangiting tugon niya. Really? Makikita ko ulit ang apo kong si Ethan? Rumihistro sa kanyang muka at sa kanyang Doña Belia ang sinabi niya. Mas lumawak ang ngiti ni Nathan dahil doon. Batid niyang pareho sila ng kanyang abuela na sabik sa anak niya. Pareho nilang gustong makapiling si Ethan. Kaya naiintindihan niya ang Doña Belia kung bakit ganoon na lang ang galit nito sa kanya noon nang mawala sa kanya si Isabella. Kaya naiintindihan niya kung bakit siya tinalikuran nito. Yes, abuela. Why? Do you want to spend your day with him? Tipid ng umiti naman ito. I would love to, Nathan. Sino ba naman ang tatanggi? Ngunit alam ko naman na gusto mong bumawi lang sa kanya. You also want to spend more time with your son. Tumangu siya. Pupwede naman iyon, abuela. Kung gusto mo ay sayo muna si Ethan mamaya, matapos ko silang sunduin. Saad niya dito. Are you sure? Lumiwanag ang mukha ng Doña Belia dahil sa suhestyon ni Nathan. Ngumiti siya. Yes, abuela. Sigurado ho ako and besides, napakadami pa naman ang araw. Hindi lang ngayon kami pwedeng magkita ni Ethan. Maraming salamat, Nathan apo. Alam mo namang sabik din ako sa anak mo. He's so sweet and caring. I really love your son. Magkatulad na magkatulad kayo noong bata ka pa. Napakalambing. Napangiti naman si Nathan bilang tugon sa kanyang abuela. Hindi rin naman nagtagal si Nathan sa pagkain ng agahan at matapos nun ay pumanhik muna siya sa itaas. Kinuha niya ang kanyang cellphone at saka siya nagpadala ng email kay Isabella. Tinatanong niya kung anong oras ba sila magkikita. He composed a message. Matapos niyang maipadala iyon ay binulsa na niya ang kanyang cellphone at lumabas ng kwarto si Nathan. Bumaba siya ng hagdan at saka siya lumabas ng mansyon. Dumiretso siya sa kwadra at kinuha ang puting kabayo na si Thorn. Mag-aalas 7 pa lang ng umaga. Mamadaliin niya lang ang paglilibot. Mamaya niya na lang din titingnan ang reply ni Isabella sa kanya kung anong oras ba. Maghahanda na rin siya lalo at masusolo niya naman si Isabella mamaya. Napakagat si Nathan sa kanyang pangibabang labi. Kapag kuwan ay napailing siya. Kung ano-ano na naman kasi ang kahalayang tumatakbo sa kanyang isipan. He heaved a sigh, then shook his head once again. Mommy, why are you sad po? Mula sa malalim na pag-iisip, ay natigilan si Isabella nang maramdaman niya ang paghaplos ni Ethan sa kanyang pisngi. Narinig niya pa ang pag-aalala sa boses nito. Napakurap-kurap naman siya at saka napatikhim. Big boy, how can you say that mommy's sad? Aniya naman at pilit na ngumiti dito.
Bahagya din siyang nag-iwas ng tingin kay Ethan. Nangangamba siya at baka mapansin ito na wala siya sa mood ngayong araw. Nasa kwarto na sila ngayong dalawa. Pumanhik sila matapos mag-agahan para mag-asikaso sa lakad nila. At kakatapos niya pa lamang paliguan si Ethan at kasalukuyang binibihisan ito. She's trying to focus sa ginagawa niya, ngunit talagang hindi niya mapigilan ang sarili niya at napapatulala siya dahil sa napag-usapan nila ng tatay niya kanina. She's really feeling guilty. Nakokonsensya siya at naglilihim siya sa mga magulang niya. Ngunit may bumubulong naman na huwag niyang itigil ang ginagawa niya at ipagpapatuloy niya na lang. Kaya talaga ay naguguluhan siya. You're not smiling, mommy. It seems like there is something bothering you po. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Isabella. Hinaplos niya rin ang pisngi ni Ethan bago siya nagpakawala ng isang tipid na ngiti. Ngunit tunay. Hayan, mommy's already smiling, big boy. Ano yan naman dito? Napangiti rin si Ethan sa kanya. Niyakap siya nito ng mahigpit at kapag Juan ay napatingala sa kanya. You're really beautiful whenever you're smiling, mommy. Anito at hinalikan siya sa pisngi dahilan upang kahit papaano ay mawala ang mga agam-agam sa puso niya. Tila natunaw din ang puso niya dahil sa sinabi at paghalik ni Ethan sa kanya. I love you, big boy. She sweetly said to her son. Niyakap ni Isabella ang anak niya. Napapikit siya. Nagigilty man sa ginagawa niya ay pinagpapatuloy niya ito. Ethan deserves to be happy. Ayaw niya itong biguin lalo na at nakikita ni Isabella kung gaano magiging masaya ang anak niya sa tuwing nakakasama si Nathan. Bukod pa doon ay nakikita niya rin kung paano bumabawi si Nathan sa kanilang mag-ina. The latter deserves a chance to prove himself to them. Bahala na. Sa kanya na lang iisipin ang kasalanan niya sa kanyang mga magulang at ang mahalaga ay gusto niya ang kanyang ginagawa. Matapos bihisan ni Isabella si Ethan, ay pinatingnan muna niya ito kay Laura at nag-aasikaso na rin siya. Mag-aalas 8 na rin kasi. Mabuti nga at hindi silang dalawa natagalan sa pagkain ng agahan. Excited din kasi si Ethan kaya nagmadali rin ito at panay ang sambit ng dada. Ethan anak, maliligo lang muna ang mami ha. After that ay aalis na tayo. Paalam niya dito matapos niyang iabot kay Laura. Tumango naman ito. Yes po, mami. Nakangiting sambit nito sa kanya habang abala na ito sa paglalaro ng mga Lego. Bumaling ang atensyon nito kay Laura at muli itong binilin na huwag aalisin ang mga mata kay Ethan at baka magpunta na naman ito sa gate at buksan iyon at kusang lumabas. Nasa kwarto kasi ang nani at tatay ni Isabella, kaya si Laura lang ang magbabantay sa anak niya. Kinuha nila si Laura ngunit hindi ganoon kalaki ang tiwala niya dito. Inoobserbahan niya pa ang mga helper niya. Sige ho, ma'am. Tugon naman ito sa kanya. Maraming salamat, sabi ni Isabella at tinalikuran na ang mga ito. Pumanhik na siya sa hagdan at nagmadali na si Isabella sa pagpasok sa kwarto nila ni Ethan. At akmang dederecho na sana siya sa banyo upang maligo nang mapansin niya naman ang cellphone sa ibabaw ng bedside table. Umilaw kasi iyon kaya nilapitan ni Isabella at kinuha para tingnan kung sino ang tumatawag. Una niyang napansin ang pangalan ni Zane na nangangamusta. Hinayaan niya na muna iyon at hindi na bago sa kanya ang ganoong bagay. Madalas talagang nangangamusta sa kanya ito. Nagtungo si Isabella sa kanyang email at binuksan iyon nang makita niya ang pangalan ni Nathan doon. May kung anong pagmamadali niyang binuksan iyon. Hindi niya alam ngunit hindi niya maipaliwanag ang pananabik na nararamdaman niya doon. May email din pala si Nathan kaninang madaling araw at sinabing nakauwi na ito. Hindi na iyon naabutan ni Isabella. Marahil ay tulog na siya habang nagpapadala ito ng email. Binasa ni Isabella ang sunod na message ni Nathan at kahit email lamang iyon ay nai-imagine niya kung paano iyon sabihin sa kanya nito. Napakagat sa kanyang pangibabang labi si Isabella. Hindi niya mapigil at talagang napapangiti siya. Malalim siyang napabuga ng hangin at pilit na pinapakalma ang sarili niya. Malakas na naman ang pagkalabog ng dibdib niya. Hay, naisatinig niya pa at saka napailing. Ano bang ginagawa ni Nathan sa kanya? Simpleng message lang ngunit pakiramdam ni Isabella ay ang saya-saya niya sa kabila ng mga napag-usapan nila ng magulang niya. Iba na to.
iba na ang nararamdaman niya. Napailing si Isabella at mabilis na nagtipan ng reply kay Nathan. Sinabi niya dito na nag-aasikaso na siya at aalis din kaagad. Nabanggit din niya na magpapadala na lang siya ulit ng email, oras na nandodoon na sila. Malapit lang naman kasi ang hasyenda. Nagtungo na siya sa banyo para maligo. Pasado alas 8 na nang matapos ang pag-iikot sa buong hasyenda si Nathan. Pawisang bumaba siya sa kabayo at itinali niya iyon sa puno. Saka siya nagtungo sa cabin niya dito at sa may talon para kumuha ng tubig. Nauuhaw na kasi si Nathan. Matapos niyang makainom ay lumabas din kaagad siya ng cabin at naupo sa malaking bato doon. Pinagmamasdan niya ang payapang pagbagsak ng tubig sa talon. Napakatahimik noon. Nakakaramdam siya ng kaginhawaan. Napatingala siya at pinagmasdan ng kalangitan. Tila nakikisama sa kanya ang panahon at hindi ganoong maaraw ngayon. Makulimlim lamang katulad noong una niyang dinala ang mag-ina niya dito. Ang plano ni Nathan ay susuluhin niya si Isabella ngayong araw. Depende na lang kung anong oras ang mga ito uuwi mamaya. Mangangabayo sila. Hindi niya pa kasi iyon nagagawa nang sila lamang na dalawa. Matapos makapagpahinga ng ilang minuto, ay nag-decide si Nathan na umuwi na muna sa mansyon para makaligo siya ulit. Mag-aasikaso na rin siya at maya-maya ay susunduin niya ang kanyang mag-ina. Bit-bit niya pa ang 3 pirasong sunflower na pinitas niya kanina para sa asawa. Pagkarating sa labas ng mansyon ay tinali niya muli ang kabayo at saka siya pumasok sa loob. Pumanhik siya sa hagdan patungo sa kwarto niya. Nakasalubong niya ang kanyang abuela kaya binati niya ito. Nathan, apo, anong oras ang dating ng mag-ina mo dito? Hinihintay ko pa ho ang tugon ni Isabella. I'll check my phone later. Ipapaalam ko kaagad sa iyo, abuela. Tumango naman ito. Sige, apo, at nasasabik akong makita muli ang anak mo na iyon. Tutungo ako ngayon sa downtown. Kung maaari, isasama ko si Ethan at ipapasyal. At ikaw naman, suluhin mo si Isabella. Kung mapagbibigyan, ay gumawa ulit kayo ng panibagong apo. Nakakamiss makarinig ng pag-iyak at pagtawa ng sanggol sa mansyon na ito. Napangiti si Nathan. Ngunit sa loob-loob niya ay napapangisi na siya. Kung alam lamang ng kanyang abuela na baka nga may posibilidad ng magkaroon na ito ng panibagong apo, lalo na at 2 beses nang may nangyayari sa kanila ni Isabella. Ngunit hindi niya muna iyon sasabihin. Saka na kapag sigurado na talagang may nabuo na. Napatikhim siya. Sasabihin ko kay Isabella ang gusto niyo, abuela. Sana ay pumayag siya. Makahulugang saad niya. Bahala na ang Doña Belia. Kung alin sa 2 kahilingan nito ang iniisip nitong sasabihin niya sa asawa. Matapos makausap ang kanyang abuela, ay nagpaalam na si Nathan sa huli na mag-aasikaso na siya. Pagpasok sa loob ng kanyang silid ay agad niyang tiningnan ang cellphone niya kung may reply na ba si Isabella. At halos mabuhayan si Nathan nang mabasa ang mensahe nito. Matapos maipadala ang mensahe ay nagmadali na si Nathan sa pag-aasikaso. Kailangan niya rin mag-ayos para mabighani ang kanyang asawa sa kanya. Hindi naman nagtagal sa loob ng banyo si Nathan at talagang nagmadali siya. 15 minuto siya siguro doon. At nang matapos ay nagmadali na rin siya sa pagbibihis. He just couldn't wait to see his wife and son again. At habang papalapit ng papalapit ang oras ay mas lalo siyang nasasabik na makita ang mga ito. He's missing them every day. Saktong kakatapos niya palang magbihis nang tumunog naman ang cellphone niya at nag-email na siya kay Isabella at sinabing malapit na ito sa dating bahay nito. Kaya mas didoble pa ni Nathan ang pagkilos niya. Lumabas na siya ng mansyon at hindi na nag-atubili pang gumamit ng sasakyan, lalo na at may dala naman si Isabella. Naglakad lamang siya patungo sa dating bahay nito. Wala pa ang mga ito doon, ngunit makalipas lamang ang ilang minuto ay tanaw na niya ang pamilyar na sasakyan ni Isabella. Hi! Bati niya at saka inabot ang bulaklak dito na pinitas kanina. Bulaklak para sa'yo, mahal ko. Masuyong saad niya. Ngumiti naman ito sa kanya at tinanggap iyon. And the moment Isabella smiled at Nathan, pakiramdam niya ay kumpleto niya ang araw. Thank you, Nathan. Mahinang tugon nito sa kanya. Saka ito nagtungo sa backseat. Binuksan nito iyon at bumungad sa kanya si Ethan. Daddy,
Patiling saad nito saka nagmamadaling lumabas ng sasakyan matapos alisin ni Isabella ang seatbelt sa katawan nito. Kiddo! Mabilis namang dinaluhan ni Nathan si Ethan at binuhat ito. Hinalikan niya ito sa noo. How are you po? I miss you, buddy. Ani niya pa dito. I miss you too po. Are we going to ride a horse again? Napatikhim si Nathan. Ginulo niya ang buhok ng anak at binalik ito sa loob ng sasakyan. Stay here first. Your mom and I are going to talk first, okay? Sure po, Dada. Ginulo ni Nathan ang buhok nito at nginitian ito bago siya bumaling kay Isabella. Napansin niya pa, natitig na titig ito sa kanya. Napukurap-kurap naman si Isabella. Yes, Nathan. May gusto sana akong sabihin sa'yo, Abuela. Wants to spend her day with Ethan today. Ang plano niya ay isasama niya raw ang anak natin sa downtown. Is it okay with you? Nag-aalangan pang saad niya. Ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang walang pagdadalawang isip na tumango si Isabella sa kanya. Sige Nathan, at kailangan din kasi nating mag-usap na dalawa. About what? May problema ba? May nangyari ba? Sunod-sunod niyang tanong dito. Hindi niya maiwasang mag-alala lalo na at nakita niyang nagbago ang emosyon sa mukha ni Isabella. Mapait pa itong napangiti. Saka ko nilang sasabihin, pumunta muna tayo sa inyo. Hindi na nagpumilit pa si Nathan at agad siyang pumayag. Tumango siya at nagpresentang siya na ang magmamaneho ng sasakyan. Pumasok naman si Isabella sa backseat at muling kinabit ang seatbelt ni Ethan. Matapos noon ay umikot ito sa passenger seat. Pinagbuksan niya pa ito ng pinto. At nang okay na ang lahat ay saka pinasibad ni Nathan ang sasakyan. Pasulyap-sulyap pa siya sa asawa niya at tila napakalalim talaga ng iniisip nito. Hindi naman tuloy maiwasang mag-alala ni Nathan. Pagdating sa mansyon ay agad silang sinalubong ni Doña Belia. Tuwang-tuwa ito nang makita si Ethan. At mabuti na lang din at nag-ipaalam ni Isabella sa anak nila na isasama ito ni Doña Belia sa downtown ay kaagad itong pumayag. Goodbye, Mommy. Have some fun with Dada. I will miss you. Paalam pa nito sa kanya. Take care, big boy. I love you. Dinig pa niyang saad ni Isabella dito. Napalingon siya kay Isabella. Iniisip ni Nathan na kung kailan kaya darating ang araw na siya naman ang sasabihan ni Isabella na mahal siya nito. Hindi na siya makapaghintay pa na mangyari iyon. I love you too, Mommy. I love you, Dada. Napangiti si Nathan. Hindi maiwasang lumukso sa tuwa ng puso niya. Mahal siya ng anak niya at hindi siya makapaniwala. I love you, kiddo. Halos maluha-luha pang ani ni Nathan. At hanggang sa makaalis ang mga ito ay hindi pa rin siya makapaniwala. Napabugas siya ng hangin at saka niya hinarap si Isabella. Gusto mo bang mag-usap na tayo? Aniya dito. Lumapit siya dito at pinisilang kamay nito. He holds her hand hanggang sa tuluyan ang nagsiklo pang kanilang mga kamay. Hinigpitan niya iyon at walang planong bitawan. Tumango naman ito sa kanya. Let's go then. Aniya dito. Nagpatiuna si Nathan sa paglalakad. Ngunit hindi niya pa man tuluyang naiihakbang ang kanyang mga paa nang matigilan siya nang marinig niya ang boses ni Isabella. Tila nag-aalangan pa ang tono nito. Nathan, nilingon niya ito. Naabutan ni Nathan na nakatungo ang ulo ni Isabella. Napabuga naman ito ng hangin at saka napatingala sa kanya. Tipid itong napangiti at saka siya tinitigan ng diretso sa kanyang mga mata. Natatakot ako. Pero parang ayokong ihinto ito. Parang nagugustuhan na rin kasi kita, Nathan. Diretsang sabi ni Isabella sa kanya. Natigilan naman siya. Nakita ni Isabella kung papaanong natigilan at nadulala si Nathan dahil sa sinabi niya. Ngunit totoo ang bawat katagang binitawan niya. Pinag-isipan niya iyon kanina habang nasa biyahe sila ng anak niya at humanto nga sa ganoon. Dinidikta ng puso at isipan niya na parang nagugustuhan na niya si Nathan. Ayaw niya itong mawala sa kanya. At natatakot siya na baka maging huli ang lahat kung hindi niya iyon sasabihin sa kanyang kaharap. What? Can you please repeat it again? Did I hear you right? Ani nga nito sa kanya. Hindi makapaniwala si Nathan. Hindi nito alam ang magiging reaksyon nito. Nakikita iyon ni Isabella.
Napapaawang ito ng labi at napapakurap-kurap. Halatang hindi nito inaasahan ang mga narinig mula sa kanya. Napabuga ng hangin si Isabella at saka muling nagsalita. Hindi niya rin inaalis ang kanyang paningin kay Nathan upang iparating dito na seryoso siya sa kanyang sinabi. Tama ang narinig mo, Nathan. Hindi ka nagkakamali. Totoong parang nagugustuhan na kita at ayaw kong itigil to. Tipid siyang napangiti. Hinigpitan niya rin ang pagkakahawak kamay nilang dalawa. Dumako naman doon ang paningin ni Nathan. Matagal itong nakatitig doon at saka napangiti. Wow! I just couldn't expect it, baby. Nandoon pa din yung mga salitang parang sinabi mo. Pero, that's a good news. Ibig sabihin lamang ay malaki ang chance ako at unti-unti ko nang napapasok ang puso mo. Hindi pa rin makapaniwalang saad nito. Totoo nga, Nathan. Pag-uulit naman ni Isabella. Natawa pa siya ng mahina. Nakakatuwa ang reaksyon ni Nathan. Tila gulat na gulat ito. Bigla ay dinaluhan siya nito ng yakap. Pinulupot nito ang mga bisig sa kanyang katawan ng sobrang higpit. He then kissed her on her forehead. Napapikit naman si Isabella. And you say a while ago that you do not want to stop. Nakita ni Isabella ang pag-iling ni Nathan nang idilat niya ang talukap ng kanyang mga mata. Kumalas ito sa kanya ng yakap at bahagyang umatras. Inabot nito ang magkabilang kamay at pinisil iyon. Wala nang atrasan to. Hindi na kita bibitawan pa. Huwag kang matakot dahil mamahalin lang kita ng buo habang buhay. Pangako ko yan sa'yo. Madamdaming bulong ni Nathan habang magkahinang ang kanilang mga mata. Tila natunaw naman ang puso ni Isabella sa narinig niya mula dito. And she knows in herself that it will be all worth it in the end. Sobrang mahal na mahal kita, Isabella, at salamat dahil pinasaya mo ko ngayong araw na to. Muli ay niyakap siya ni Nathan ng sobrang higpit. Tinugon din iyon ni Isabella. Napakagat pa siya sa kanyang pangibabang labi at wala na talagang atrasan pa ito. Nasimulan na niya. Ipagpapatuloy niya kahit nang ibig sabihin lang nun ay ang paglilihim at pagsisinungaling niya sa kanyang mga magulang. Ang importante sa lahat ay masaya silang mag-ina kasama si Nathan. Nathan is the most happiest man on earth right now, he think. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Sobrang lakas ng kalabog ng dibdib niya dahil sa bigla ang pag-amin sa kanya ng kanyang asawa. He didn't expect that. He didn't see that coming nang ganoon kaaga. Kaya talaga, sobrang iba ang pakiramdam niya. Pakiramdam pa niya ay nakalutang lamang siya ngayon sa ere o hindi naman ay nananaginip lang. I love you. I am so in love with you, my wife. Muling saad niya nang kumalas siya kay Isabella. Sa wakas ay paunti-unti na nagkakaroon na siya ng karapatan na angkinin ito at ipagdamot sa iba. Nagiging sa kanya na si Isabella at sisiguraduhin ni Nathan na sa bawat paglipas ng mga araw ay tuluyan itong mahuhulog sa kanya. Namula ang pisngi ni Isabella dahil sa sinabi niya. Napangiti ito at napakagat sa pangibabang labi nito. Alam ko, I can really feel it, Nathan. Ramdam na ramdam ko na mahal mo ko. Tugon naman ito. Nailing siya. Ngunit hindi ako, Isabella. Pakaramdam ko ay nananaginip lamang ako. Aniya naman at muli itong dinaluhan ng yakap. Nathan, ano bang ginagawa mo? Ibaba mo nga ako. Sira ka talaga. Baka may makakita sa atin, nakakahiya. Natatawang suway sa kanya ni Isabella nang hindi niya na napigilan pa ang sarili niya at binuhat niya ito habang yakap-yakap niya ang mga bewang nito at umikot-ikot dahilan upang liparin ng hangin ang buhok ni Isabella. Napahalakak din si Nathan habang pinagmamasdan ang mamula-mulang pisngi ng asawa niya. Talagang napakaganda nito. Uy Nathan, ibaba mo na, sabi ako eh. Suway pa nito sa kanya. Nakakapit ito sa magkabila niyang balikat. Habang nakatungo sa kanya si Isabella, gumuhit ang malawak ng ngiti sa kanyang labi at saka niya sinunod ang sinabi nito. Ibinaba niya si Isabella at hinaplos niya ng marahan ang pisngi nito. Hinding-hindi na kita papakawalan pa. You will be stuck with me forever. Mula sa pagkakakapit sa dalawang balikat ni Nathan, ay gumalaw ang mga kamay ni Isabella hanggang sa tuluyan na iyong nakapulupot sa leeg niya. Muli ring naghinang ang kanilang mga mata.
Hindi rin ako aalis, Nathan. Handa akong manatili sa tabi mo habang buhay. Mahina ngunit ramdam niya ang kaseryosohan sa boses ni Isabella. Napapikit naman siya at ninamnam ang sinabi nito. Alam niyang hindi siya nananaginip. Totoong gising siya ngunit talagang hindi siya makapaniwala sa mga nangyari at narinig niya. Napabuntong hininga si Nathan. Kumula siya kay Isabella at hinawakan niya ito sa kamay nito. Pinagsiklop niya ang daliri nilang dalawa. Let's go. Malalaki ang hakbang na iginayan niya ang asawa niya patungo sa puting kabayo. San tayo pupunta, Nathan? Tanong naman ni Isabella sa kanya. Seryoso niyang nilingon ang asawa niya. Pupunta tayo ngayon sa Talon. Maliligo na ako. Kailangan kong mahimasmasan lalo na at hindi pa rin ako makapaniwala sa mga narinig ko. Kailangan niya ng malamig na tubig. Meron naman nun sa banyo sa loob ng mansyon, ngunit ang gusto ni Nathan ay doon sa Talon. Napangiti naman sa kanya si Isabella. Iyon lang ang naging tugon nito at hinigpitan nito ang pagkakahinang ng kamay nilang dalawa. Nagmadali si Nathan. Inalis niya sa pagkakatali sa puno ang kabayo at saka niya pinaunang umangkas doon si Isabella. Nakadress ito kaya todo ang pag-iingat at alalay ni Nathan dito upang hindi liparin ang suot nito at huwag makitaan. Hinubad din niya ang leather jacket na suot niya at saka niya iyon ipinatong sa mga hita nito. Sumunod din kaagad si Nathan. Minaniobra niya ang renda ng kabayo. Ready? Paos na bulong niya dito. Bahagya namang ipinilig ni Isabella ang ulo nito sa kanya at saka ito tumango. I am ready, Nathan. Ngumiti siya at saka niya pinatakbo ang kabayo at tawagin ng mga pansamantala ngunit totoong kinuha niya ang pagkakataong iyon na sakay sila ng kabayo at niyakap niya si Isabella habang patungo sila sa Talon. He couldn't help it. Hindi maiwasan ni Nita na lang hapin ang napakabangong buhok ni Isabella. It smells like candy. Parang mababaliw siya doon. Baka maubos naman ako niyan. Biro nga nito sa kanya. Mukhang napansin na ni Isabella na patinleeg nito ay inaamoy na niya. Paano ba naman kasi? Ang tungki ng ilong ni Nathan ay nasa leeg na ni Isabella. Padampi-dampi iyon doon. Pinipigilan niya nga mapapikit at baka mapahamak silang dalawa. Ayaw na ayaw niyang mangyari iyon, lalo na si Isabella ang kasama niya. Ayaw niya itong masugatan na siya ang dahilan. I can't help it, nakaka-addict ka. Tugon naman niya. Hinigpitan pa ni Nathan ang pagkakayakap niya kay Isabella at mas hinapit niya pa ito sa kanya. Ngayon ay magkadikit na sila at paniguradong pati hangin ay tila mahihiyang pumagit na sa kanilang dalawa. Hinayaan lamang ni Isabella sa ginagawang pagyapo sa kanya si Nathan. Aminado naman kasi siya na nagugustuhan niya ang ginagawa nito sa kanya. Hindi siya magpapa-impokrito lalo na at ilang beses nang may nangyari sa kanilang dalawa. Iyon nga lang ay nag-aalangan siya at baka mahulog silang dalawa mula sa kabayo. Lalo na at pakiramdam niya ay may iba nang nararamdaman si Nathan. Nagiging iba na kasi ang kilos nito. Kanina lamang ay ang ilong lamang nito ang nakadampi sa leeg niya. Ngunit ngayon ay kasama na pati ang labi nito. At bukod pa doon ay nagiging malikot na rin ang kamay ni Nathan. Ang kanang braso nito ay nakayakap kanina sa bewang niya habang ang kaliwa namang kamay ay siyang minagmamaniobra ng tali ng kabayo. Ngunit sa pagkakataong ito ay paunti-unti nang humahaplos sa tiyan niya pababa sa puson ang palad ni Nathan. Naramdaman din ni Isabella na mas hinapit pa siya ng huli, dahilan upang maramdaman niya ang matigas na bagay na tumatama sa kanyang likuran. Nathan, ano bang ginagawa mo? Hindi na nga napigilan pa ni Isabella ang sarili niya at tinatanong niya ito. Bahagya niya pang pinilig ang ulo niya, lalo na at talagang hinahalikan na siya nito sa kanyang leeg, patungo sa kanyang balikat. Hindi na nakakapag-focus sa pagmamaniobra si Nathan. Baka maaksidente tayo. Punapan niya at pinisilang kamay nitong ngayon ay paunti-unti nang bumababa sa pagitan ng magkabila niyang hita. Napapikit din si Isabella at maging siya ay iba rin ang nararamdaman sa katawan. Malamig ang hangin sumalubong sa kanila ngunit talagang nagiinit na ang kanyang katawan. Konting haplos at yapos lamang sa kanya ni Nathan ay agad din siyang naapektuhan.
at bigla ay inihinto ni Nathan ang kabayo. Napalinga si Isabella sa paligid kung nasasaan na ba sila. Ngunit wala pa sila sa talon. Nasa may mga puno pa lamang sila ng mangga. Wala namang katao-tao doon, ngunit biglang kinabahan si Isabella nang yakapin siya muli ni Nathan. Isinubsob din ito ang mukha nito sa pagitan ng leeg at balikat niya. Hanggang sa pinabilis ni Nathan ang pagpapatakbo sa kabayo. Wala nang nagtangkang magsalita sa pagitan nilang dalawa. Nakatuon lamang ang atensyon nila, pareho sa daan, ngunit ramdam ni Isabella ang tensyong paunti-unting namumuo sa pagitan nila. At maging si Nathan ay tila napapaso rin sa tuwing nagdadampi ang kanilang mga balat dahil sa pagmumura nito ng madiin. Binilisan pa nito ang pagpapatakbo sa kabayo. Hanggang makalipas ang ilang saglit ay tuluyan na silang nakarating sa cabin. Naunang bumaba si Nathan sa kabayo at saka siya nito inalalayan. Nakatungo lamang ito at hindi nakatingin sa kanya, kaya labis ang pagtataka ni Isabella. Nangunot ang kanyang noo nang bigla ay tinalikuran siya ni Nathan matapos siya nitong maibaba. Mabilis din ang naging pagkilos nito at itinali ang kabayo sa puno saka dire-diretsyong pumasok sa loob ng cabin. Ano bang problema ng isang yon? Bakit biglang hindi naman sin? Imbis na tumunga nga lamang sa labas ay sinundan ni Isabella si Nathan sa loob ng cabin. Tinawag niya ito ngunit otomatiko rin siyang natigilan nang makita ito. Wala na itong saplot pang itaas at tanging pantalon na lamang ang suot. Umiinom ito ng tubig at matapos noon ay itinukod nito ang magkabilang kamay sa mesa. Nakita niya pang napatingala si Nathan habang gulo-gulo ang buhok at sunod-sunod pang napalunok. At napalunok din si Isabella nang maapektuhan siya kung gaano magtaas baba ang Adam's apple nito. Muli ay nagsalubong ang magkabilang kilan ni Isabella sa ginawang iyon ni Nathan. Bakit parang hindi ka makatingin ng diretso sa mga mata ko? Maayos naman tayo kanina. Bigla ay naging malamig ka. Hindi nga maiwasang sumbat ni Isabella dito. Dinala lang ba siya dito ni Nathan para baliwalain? Anong klase ito? Matapos niyang humugot ng lakas ng loob upang sabihin dito ang nararamdaman niya, ay magiging ganto lamang iaakto nito sa kanya? Napaka-imposible naman talaga ng lalaking ito. Baka nga ay talagang pinaglalaroan lang siya nito at hindi talaga seryoso si Nathan sa kanya. Sumagot ka, sabi pa ni Isabella nang wala siyang makuhang tugon mula dito. Nakita naman niya ang pag-igting ng mga panga ni Nathan. Ginulo din nito ang buhok nito at napaiwas ng tingin. Dismayado namang napailing si Isabella. Mabuti pang makauwi na. Mukhang hindi pa naman rin nagbabago. Napakagat ng kanyang pangibabang labi si Isabella. Napabugas siya ng hangin at pilit na kinakalma ang sarili. Akmang ihahakbang na ni Isabella ang kanyang mga paa palabas ng cabin. Nang matigilan naman siya nang maramdaman niya ang pagpulupot ng braso ni Nathan sa bewang niya mula sa likuran. Patawarin mo ako. I am sorry if I acted that way. Hindi ko intensyong saktan ka. Bulong nito sa kanya. At dahil pride na ang umiiral kay Isabella ay mas gusto niyang makawala sa mga bisig nito. Tinangka niyang kumalas. Ngunit hinigpitan lamang iyon ni Nathan. Bitawan mo ako. Aalis na ako. Saad niya pa sa matigas na boses. Naramdaman niya ang pag-iling nito sa kanya. Patawarin mo ako. Hindi ko gusto ang pagmabaliwala ko sa'yo. Masuyong saad nito habang sinasamyo nito ang buhok niya. Kung ganun ay bakit mo iyon ginawa? Sabi naman ni Isabella dito. Wala naman kasi siyang matatandaan na ginawang mali para maging ganoon si Nathan sa kanya. Bigla na lamang siya nitong hindi pinansin. Napabuntong hininga naman ito. Naramdaman ni Isabella ang pagpihit ni Nathan sa katawan niya paharap dito. At bago pa man siya makaalma ay nakaharap na siya dito. Agad rin na nagtama ang kanilang mga paningin. Kumikislap ang mga abuhing mata ni Nathan. Napakadaming emosyon doon, ngunit ang mas napansin ni Isabella ay ang pagmamahal nito sa kanya. Gustuhin man din niyang umiwas ay hindi niya magawa, lalo na at tila nahahalina siya sa mga titig ni Nathan sa kanya. Pagsisimula ni Nathan, hinaplos ni Nathan ang kanang pisngi niya. Again, I am sorry kung ganoon ang nararamdaman mo. It's not my intention. It's just that bigla akong nahiya sa iyo at pati ba naman
pag nangangabayo tayo ay nagawa kitang pagnasaan. Munti ko nang hindi makontrol ang sarili ko. Maari tayong maaksidente dahil doon. Malumanay na paliwanag sa kanya ni Nathan. Hindi naman nakaimik si Isabella. Pinagmasdan niya lamang ito. Please talk, magsalita ka. Sabihin mo kung galit ka ba at babawi ako. Huwag ka lang umalis ka agad. Napailing si Isabella. Para iyon lang? Dahil lang sa doon ay hindi mo ako pinansin, Nathan? Kilala na kita. Masyado kang hayok sa katawan ko kaya hindi na ako nagulat kung pati sa ibabaw ng kabayo ay inabot ka ng init ng katawan. Hindi nagalit si Isabella. Mabuti na iyong ganoon. Pala ang dahilan nito at akala niya ay bigla itong nagbago ng isip sa kanya. Gayong umami na siya ng nararamdaman niya para dito. Aminado siya sa sarili niya na natakot siya bigla. Isabella, tila hindi naman makapaniwalang sambit ni Nathan sa kanya. Muli ay nailing siya. Akala ko kung ano na. Akala ko nagdadalawang isip ka na sa akin. What? Nagsalubong naman ang magkabilang kilay ni Nathan. What would I do that? Nangibit balikat si Isabella. Malay ko sa'yo. Baby. Umangat ang kanang kamay ni Nathan at hinaplos iyon sa pisngi niya. Hinding-hindi mangyayari ang mga iniisip mo. Sobrang mahal kita para magdalawang isip ako. Pakakasalan pa nga kita, hindi ba? Pabiro namang napairap si Isabella. Dapat lang no, hindi po pwedeng iiwanan mo ako sa ere, isusumpa talaga kita. Nathan chuckled because of that. Muli rin itong pinalupot ang magkabila nitong braso sa kanyang bewang. That would never happened. Masyado akong baliw na baliw sa'yo para gawin ang bagay na iyon. Hinding-hindi na ako matatauhan pa sa pagmamahal ko sa'yo. Ngayon pa ba na may nararamdaman ka na rin sa akin? Parang palang Nathan. Kontra naman ni Isabella. Ganun na rin yun. Matatawag na rin kitang sakin. Maipagdamot na kita sa iba. Malapit na. Anito at pinagkiskis ang dulo ng ilong nilang dalawa. Tuluyan ng napangiti si Isabella. Pinaikot niya rin ang kanyang mga braso sa liig ni Nathan. Muli ay naghihinang ang kanilang mga mata. Mas lumawak ang ngiti niya. Sobrang saya ngayon ang puso ni Isabella. Hindi niya papaliwanag ang nararamdaman niya. Ilang segundo pang magkahinang ang kanilang mga paningin. Namayani rin ang katahimikan sa pagitan nila at akmang iiwas na sana ni Isabella. Dahil hindi niya na nakayanan ang intensidad sa mga pagtitig ni Nathan ay siya namang inilapit nito ang mukha nito sa kanya. Hanggang sa maramdaman na niya ang tuluyang mainit nitong hininga na tumatama sa kanyang pisngi. Halos magkasabay pang saad nilang dalawa nang tawagin nito ang kanilang mga pangalan. Kapwa sila napangiti dahil doon. Hindi maiwasan na gumuhit ang ngiti sa labi nila at tila lumulukso ang puso ni Isabella sa tuwa nang marinig niya ang naging tawag sa kanya ni Nathan. Kung noon ay ayaw na ayaw niya sa ideyang mag-asawa sila. Ngayon naman ay gustong ipangalandakan ni Isabella na asawa niya ang isang Nathan Montemayor. She's just lucky to know that he's a very sweet lover. Can I kiss you? Ani nga nito, makaraan ng ilang segundong magkahinang lang ang kanilang mga mata. Napabuga naman ang hangin si Isabella, lalo na at nariyan na naman ang malakas na kalabog sa kanyang dibdib. Dumoble pa iyon ngayon. Ngumiti siya at tumango. Ipinikit ni Isabella ang kanyang mga mata at hinihintay niya ang pagdampi ng labi nito sa kanya. At makaraan nga lang ang ilang segundo, ay tuluyan ang naghinang ang labi nilang dalawa. Kasabay ng paghigpit ng yakap ni Nathan sa kanya ay ang mas lalo pang hinapit siya palapit dito. Parang mahal na rin siya ni Isabella. Hinding-hindi pwedeng magkamali si Nathan sa narinig niyang sinabi ng mahal niya bago itutuluyang makatulog dahil sa pagod matapos nilang magniig na dalawa. It was so hot and intense. He never thought that they would do the 69 position. Hindi niya rin kasi napigilan ang sarili niya kanina. Talagang hindi na siya magbabago pa. Habang buhay na ata siyang maaakit sa kanyang asawa. Mas nadagdagan lang at mahal-mahal na niya ito. Napangiti si Nathan habang pinagmamasdan niya ang napakaamo at napakagandang mukha ni Isabella.
Kapwa sila nakahiga sa matres ng kama at pinagmamasdan niya ito habang natutulog. Nakatukod ang siko niya at nakapatong ang ulo niya sa kanyang kamay. I am so in love with you. Sobrang mahal na mahal kita. Pabulong na saad niya at hinaplos pa ni Nathan ang pisngi nito. May naunang parang sa sinabi ni Isabella. Ngunit sigurado si Nathan na mahal na rin siya nito. She's just in denial about it. Kasi kung wala pang nararamdaman sa kanya si Isabella, ay hindi nito iyon sasabihin sa kanya. Hindi naman po pwede. Nadala lamang iyon ang init ng katawan kaya ay nasabi nito. Ilang beses nang may nangyari sa kanila at ni minsan ay walang binanggit si Isabella na parang mahal na rin siya nito. Ngayon lamang talaga. Muli ay napabuntong hininga si Nathan. Gusto niyang tawagan mismo ang kanyang abuela at ipaalam ang magandang balita. Gusto niya na rin paghandaan kaagad ang kasal nilang dalawa. Gusto niya munang enjoyin ang bawat araw na kasama niya si Isabella. Bukod pa doon ay may pag-aalilangan pa sa sagot nito. Ang gusto ni Nathan ay siguradong sigurado na talaga ito sa nararamdaman nito para sa kanya. Para sigurong simbahan talaga ang bagsak nilang dalawa. Soon, maihaharap din kita sa altar ng simbahan. Malapit na malapit na. Malambing na bulong ni Nathan at saka siya dumukwang kay Isabella. He kissed her on her forehead, down on her eyes, on the tip of her nose, and to her lips. Masunyo na lamang ipinaglapat ang labi nilang dalawa. Hindi ginalaw ni Nathan ang labi niya. Gusto niya lamang maramdaman ng kanyang asawa. At nang makontento siya sa kanyang ginawa ay saka lamang siya kumalas doon. I am so glad that God allows us to cross our path again. Maybe it's his way of telling that we are really meant for each other. He smiled, then just stared at her. Ayaw niyang mawalay si Isabella sa paningin niya. Nathan doesn't mind staring at her the whole day. Mas gusto niya pa nga iyon nang mabantayan niya ito. Baka rin kasi nananaginip lamang siya at isang napakagandang panaginip ito kung tutuusin. Nagising si Isabella sa tila napakasarap na amoy na nanonood sa kanyang ilong. Bigla tuloy kumalam ang kanyang sikmura. Idinilat niya ang kanyang mga mata at sa kanya hinaplos ang kanyang tiyan. Iginala niya rin ang kanyang paningin sa paligid nang mapansin siya lamang mag-isa ang nasa loob ng cabin. Humihikab-hikab na bumangon siya mula sa kanyang pagkakahiga. Sa kanya isinuklay ang buhok niya gamit ang kanyang mga daliri. Matapos noon ay itinali niya rin iyon. She tied it into a messy bun dahilan upang madipina ang leeg niya. Tumayo siya mula sa higaan. Hindi na siya nagtaka nang mapansing may suot na siya. She's already wearing her red brassier and red panty. Pinaibabawa naman ito ng puting t-shirt na malamang ay kay Nathan dahil hindi naman iyon sa kanya at bukod pa doon ay masyado iyong malaki sa kanya at lumagpas iyon sa kanyang tuhod. Isabella decided to go out of the cabin. Hahanapin niya lamang ang napakasarap na amoy na iyon at nagugutom na siya. Isa pa ay wala rin si Nathan. Malamang ay iyon ang nagluluto sa labas. At hindi nga nagkamali si Isabella. Dahil mula sa pinto ng cabin ay naabutan niyang nakatalikod ito sa banda sa pwesto niya habang abala ito sa pagpapaypay sa iniihaw nito. Napangiti si Isabella pagkakita niya sa likod ni Nathan. Puro kasi kalmot iyon dahil iyon sa pagniniig nila kaninang madaling araw at kanina sa loob ng cabin. Sa sobrang intensidad ba naman kasi ay sino ba naman ang hindi mapapakapit dito? Nailing si Isabella. Wala na. Hulog na rin talaga siya. At imbis na tumunga nga sa may pinto, ay napagdesisyon na ni Isabella na lapitan ito. Dahan-dahan ang ginawa niyang paglalakad at tuluyan na nga siyang nakalapit dito at dahan-dahan niyang pinulupot ang magkabila niyang braso sa bewang ni Nathan. What are you cooking? Tanong niya sa malambing na tono. Hindi iyon sinadya ni Isabella. Kusa iyong lumabas sa bibig. Kung noon ay puro galit ang nararamdaman niya sa tuwing nakikita niya si Nathan, ngayon naman ay tila hindi niya na makapaiyon sa kanyang puso. Mukhang paunti-unti ay natututo na nga siyang magpatawad. Mukhang nagulat naman si Nathan at natigilan ito sa ginawa niya. You're already up. Gulat din na saad nito. Isabella smiled then nodded her head. Isinandal niya ang kanyang mukha sa likod nito.
I'm already famished, Nathan. Nagutom ako sa amoy ng iniihaw mo kaya nagising ako. Narinig naman niya ang mahinang pagtawa nito. Bahagya pa itong pumilig paharap sa kanya at sa kanya naramdaman ang paghaplos nito sa braso niyang nakapulupot kay Nathan. Malapit na to, maupo ka muna. Umiling si Isabella. Tiningala niya ito. Ayaw mo bang niyayakap kita? Mukhang ayaw mo yata at pinapaalis mo ko. Salubong ang magkabilang kilay na tanong niya. What? Saan naman galing yan? Tuluyan na nga humarap sa kanya si Nathan. I didn't say that. I like your gestures. Gustong gusto ko. Nakahagulat ka lang. Saad pa nito at inilagay nito ang ilang takas na buhok niya sa kanyang likod ng tenga. Napaiwas naman ang tingin si Isabella. Maging siya rin ay nagulat sa kanyang ginawa. Hindi niya alam kung anong sumagi sa isipan niya at tila may bumulong na lamang sa kanya na yakapin siya ni Nathan. Tila inimbitahan kasi siya ng katawan nito at gusto niya itong maramdaman muli. Pinuha ni Nathan ang kanyang atensyon at napakurap-kurap naman siya. Bakit? Ngumiti naman ito at dumukwang ito sa noo niya matapos noon ay saka ito nagsalita. Maupo ka muna doon sa malaking bato at ipaghahain kita, malapit na to. Nagtungo siya sa tinutukoy nitong malaking bato at dahan-dahan siyang umakyat doon. Careful, hindi ka pa pwedeng mahulog dyan, sa akin lang dapat. Sabi ni Nathan sa kanya. Napakagat naman siya sa kanyang pangibabang labi. Bakit tila yata kinikilig siya sa simpleng banat ni Nathan sa kanya? Malala na ang tama ni Isabella. Nasobrahan na siya. Hindi naman nahirapan na umakyat si Isabella sa bato, lalo at matangkad siya. Umayos siya sa pagkakaupo at nang saktong gawin niya iyon ay nagkatingin muli sila ni Nathan. Napakaganda mo pa rin kahit nasa malayuan. Napaiwas ng tingin si Isabella. Ramdam niya kasi ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Masasabi mo talagang hulog ka na rin sa isang tao kapag napapangiti ka sa mga sinasabi niya. Napapangiti ng pasimple habang pasulyap-sulyap si Nathan sa asawa niyang si Isabella habang nasa harapan pa rin siya ng ihawan at abala sa kanyang ginagawa. Hindi niya lang mapigilan. Paano ba naman kasi kanina ay nahuhuli niya si Isabella na ganoon din ang ginagawa sa kanya. Pasulyap-sulyap din ito sa kanya at kapag kuha na iiwas, bigla ito ng tingin kapag nahuhuli niya ito at aaktong may ginagawa. Kung hindi titingala ay tila palingalinga ito sa paligid. Hihigop naman ito ng kape sa tasang hawak nito at pipikit na tila ninanam na mga lasa ng iniinom niya at saka ididilat din naman kaagad ang mga mata at muling susulyap sa kanya. At kapag naabutan itong nakatitig pa rin siya kay Isabella, ay iirapan siya nito. Hindi niya tuloy maiwasang kiligid dahil doon. Ika nga nila, isa sa pinakamarandang pakiramdam ay ang mahuli mo ang taong mahal mo na nakatingin din ng palihim sa'yo. Nathan finds her cute with the gesture. Halatado na at huli na ito sa akto. Parang tinatanggi pa sa pamamagitan ng pag-irap-irap. Nathan bit his lower lip. Sa isip niya ay napapailing na siya. Ganito pala ang pakiramdam ng kiligin. He's just like a teenager na nasasabik sa crush niya sa tuwing nakikita ito. Parang hindi siya mapakali at kung may ano sa sikmura niya. It's like there's a butterfly inside his stomach. Sobrang lakas din ng kalabog ng kanyang dibdib. Alam niya sa sarili niya na sobrang mahal na mahal niya talaga ang babaeng nasa harap niya. Baby! Pagkuha niya sa atensyon ni Isabella. Napatingala kasi ito sa kalangitan nang may mga ibong dumaan. Napakasarap lang kasi sa pandinig ng mga huni ng mga iyon. Pinapakalma ang puso ni Nathan. Agad na napatingin sa kanya si Isabella. Umarko pa ang kilay nito. Bakit? Masungit na saad nito sa kanya. Umangat ang sulok ng labi ni Nathan. Napakasungit talaga ng pinapakita ni Isabella sa kanya. Ngunit taliwas naman sa emosyong pinapakita nito. Kanina nga ay nagulat siya nang maramdaman niya ang pagyakap nito sa likuran niya habang nag-iihaw siya. He wasn't expecting that. Kaya ay natigilan talaga siya. At kung hindi lang talaga kailangan magkape ni Isabella, ay paalisin niya ito sa kanyang likuran. Napakasarap kaya sa pakiramdam na yun. And yes, there's a pleasure. Ngunit iba talaga ang pakiramdam ng yakap ni Isabella kanina.
It was so satisfying. At mahilig si Nathan sa pagniig, hindi niya iyon maiitatanggi. Kung papipiliin siya, mas pipiliin niya ang yakap ni Isabella sa kanya. Ramdam niya ang init nito. Tila hinahaplos nito ang puso niya. Nathan licked his lower lip. Pinasadahan niya ang tingin mula ulo hanggang paa si Isabella. At kapag kwan ay binalik niya sa mukha nito. Have I already told you that you really look sexy and gorgeous with my shirt? Una kasing napansin ni Nathan kanina ay kumokorte ang hugis ng katawan ni Isabella sa t-shirt niya. Bagay na bagay ito dito, dahilan upang hindi maiwasang maakit muli dito. Napakunot noon naman si Isabella. Muli din ay umirap ito. Alam ko na yan, kahit hindi mo sabihin. Anito at saka nag-iwas ng tingin sa kanya. Mahinang natawa si Nathan. Nagsusungit si Isabella sa kanya, ngunit halatado namang kinikilig ito sa sinabi niya. Sige lang, ayos lang iyon sa kanya. Naiintindihan niya. Alam niyang naninibago pa si Isabella sa nararamdaman nito para sa kanya. She's not used to it yet, and it's just her defense. Para sa pagsusungit sa kanya. Natutuwa rin kasi si Nathan sa tuwing tinatarayan siya nito. Mamula-mula kasi ang pisngi nito habang nakakunot ang noo. Isabella, muling pagkuha niya ng atensyon nito. Ano ba yun, Nathan? Isabella ka ng Isabella. Muling saad nito sa kanya. Hindi mo ba nakikita? Busy ako sa pagkakape. Baka mabilaukan ako kaya wag muna akong kausapin. Dagdag pang pagsusungit nito sa kanya. Magkasalubong na ang magkabilang kilay nito sa kanya. Ngunit imbis na masindak ay muling napangiti si Nathan. Bakit naman kasi hindi? Kanina pang nagkakape si Isabella. Mga kalahating oras na ang nakalipas simula nung ipagtimpla niya ito ng kape. Imposibleng hindi niya pa iyon nauubos. Nothing. I just want to say that I love you. Aniya at kinindatan ito. Agad naman nag-iwas ng tingin sa kanya ang dalaga. Mas lalong nasasabik si Nathan sa narinig na sagot ni Isabella. Sigurado siyang napakasarap pakinggan loon, lalo na at alam niyang kanyang pinaghirapan. Sobrang mahal na mahal kita at hindi ako magsasawang ipadama sa iyo yun araw-araw. Dagdag pa niya. Hindi nakatakas sa paningin ni Nathan ang paggagat ni Isabella sa pangibabang labi nito. Malalim na napabuntong hininga si Isabella at pasimple niyang hinaplos ang dibdib niya. Hindi niya kasi makayanan ang napakalakas na pagkalabog noon. Para iyong sasabog. Punong-puno iyon dahil sa mga sinasabi at pinapadama sa kanya ni Nathan. Kanina niya pang nahuhuli ang panay na pagsulyap sa kanya ng huli sa tuwing sinusulyapan niya din ito. At dahil doon, kaya hindi siya mapakali. Lalo na at ramdam na ramdam niya ang pagtitig nito sa kanya. Hindi maintindihan ni Isabella kung ano ba ang ginawa sa kanya ni Nathan at bakit ganito na ang nararamdaman niya para dito. Nawala na ang pot at galit at nasasabik na lamang siyang masulyapan ang mukha nito. Muli ay nagpakawala siya ng buntong hininga at hindi tumugon sa sinabi nito. Hindi kasi talaga siya mapakali. Parang mabibingi siya sa kalabog ng puso niya. At sa sobrang lakas noon ay tila pangalan na ni Nathan ang naririnig niya. Ilang beses na rin sinabi nito na mahal siya nito at may kung anong bumubulong kay Isabella at sinabing hinding-hindi naman siya magsasawang pakinggan iyon. Na para bang magiging kulang ang araw niya kapag hindi niya narinig iyon mula kay Nathan. She's getting used to it already. Natigilan naman si Isabella nang muli nang marinig ang pagtawag ni Nathan sa kanya. Ngunit sa mga pagkakataong ito ay wala na ito sa ihawan at nasa harapan niya na ito. Tumayo na rin ng maayos si Nathan sa kanya. Ngiting-ngiti pa ito sa kanya. May naiwan pa kasing sauce sa gilid ng labi mo. Anito at dinilaan ang pangibabang labi nito. Pilyo naman itong nagsalita habang pilit na hinuhuli ang kanyang mga mata. Baliw, sabi naman ni Isabella at pabiro niyang tinampal ang hubad na dibdib ni Nathan. Mabilis naman iyong hinuli ni Nathan at pumuwesto ito sa pagitan ng magkabila niyang hita. Napatingin pa siya doon nang maramdaman niya ang pagdampi ng kaliwang kamay niya dito doon. Wala namang mali siya iyon, ngunit kinalabutan si Isabella. Naramdaman niyang dinala nito ang kamay niya sa labi nito at hinalikan ang likod noon. Dahilan upang makuha na nito ang atensyon niya. Napangiti siya rito. Yes, Isabella. Wife, baliw na baliw ako sa iyo.
at haya na naman sa pagkindat ni Nathan sa kanya. Si Isabella ang unang nag-iwas ng tingin kay Nathan, nang titigan na naman siya nito matapos itong halikan ng likod ng palad niya. Paano ba naman kasi ay nakakapangatog ng tuhod ang intensidad ng pagtitig nito sa kanya. Noong dati, masasabi ni Isabella na kaya niyang pagmasdan ng diretso si Nathan sa mga mata nito, lalo na at wala naman siyang nararamdamang kakaiba para dito. Ngunit, ngayon ay may nag-iba na. Pakiramdam ni Isabella, sa tuwing tinititigan siya ni Nathan ay matutunaw siya. She's being conscious of herself already. Iniisip niya na baka may dumi siya sa mukha at baka makita iyon ni Nathan. Mapahiya lamang siya. Noon ay wala naman siyang pakialam. Napabubuntong hininga siya. Habang lumilipas ang araw ay unti-unti ring pumapasok sa isipan ni Nathan at ni Isabella na habang buhay ay aakuin niya ang responsibilidad bilang asawa nito. Wife? Mula sa pagkakatulala ay napatingin si Isabella kay Nathan nang maramdaman niya ang paghaplos nito sa kanyang kaliwang pisngi. Napakurap-kurap siya at napatikim. Yes, Nathan. Bahagya itong umatras at nginuso ang cabin. Natuon naman sa labi nito ang paningin ni Isabella. Mapula kasi iyon. Simpula katulad ng makopa. I'll just get inside, baby. May kukuhanin lang ako saglit. Masuyong saad nito at muling hinaplos ang kanyang pisngi. Tumangu-tangu siya at nag-iwas ng tingin. Ano ba naman ito? Natataranta siya. Samantalang si Nathan lang naman ang kaharap niya. Sige. Mula sa gilid ng mata ni Isabella ay nakita niya ang pangiti nito. At ang kamay nitong nasa pisngi niya kanina ay umakyat na sa tenga niya at inilagay sa likod noon ang ilang takas ng buhok niya. I love you. Saad nito bago siya tinalikuran at saka dire-diretsyong naglakad patungong cabin. Sunod-sunod naman na napabuga ng hininga si Isabella. Gusto niyang kastiguhin ang sarili niya, lalo na at ganoon ang nararamdaman niya. Bakit ay natataranta siya sa tuwing kaharap si Nathan? Bakit hindi niya magawang tumitig ng diretso dito? At bakit laging malakas ang kalabog ng dibdib niya kapag malapit ito? Hindi kaya ay hindi na lang parang ang nararamdaman niya para dito? Is she already in love with him? Talaga bang nahulog na siya dito? Napakagat si Isabella sa kanyang pangibabang labi. Bakit yata ay kinilig siya sa kaisipang iyon? Ganito ba ang pakiramdam ng nagmamahal? Bakit yata ang sarap-sarap naman? Nailing siya. Para na siyang nahihibang. Bit-bit ang alak at ang kupitan nito ay nakatayo lamang si Nathan mula sa pinto ng cabin at pinagmamasdan ang napakaganda niyang asawa. Hindi niya lang maiwasan. Paulit-ulit na siya sa naiisip at sinasabi niya ngunit totoong hindi siya magsasawang titigan ito kahit maghapon pa. Nakatuon na ngayon ang atensyon ni Isabella sa nahuhulog na tubig ng talon. At hindi rin maiwasang mapangiti ni Nathan nang mapansing umangit din ang sulok ng labi nito at naiiling ito habang nangingiti. Parang may kung anong pumapasok sa isipan nito. Ano kaya ang naiisip ngayon ng kanyang asawa? Masaya ba ito habang kasama siya at sila lamang na dalawa? Naiiling si Nathan. Imbis na isipin pa ang mga katanungan sa tanong niyang iyon, ay mas mabuti pang lapitan niya na ito. Nasasayang lamang ang oras. Naglakad patungo si Nathan sa pwesto ni Isabella. At nang makalapit siya ay inilapag niya ang dalawang kupita at ang alak sa ibabaw ng bato. Nathan? Napatingin doon si Isabella. Ngumiti siya. Baka gusto mo ulit magpainit. Pagkindat niya pa dito. Bahala na si Isabella kung double meaning ang dating nun para sa kanya. Malamig din kasi dito sa talon kahit mataas na ang sikat ng araw. Naglalakihan kasi ang mga puno at napaka-presko ng hangin ang ibinibigay nun. Kaya masarap doon tumambay. Baliw, sabi nito sa kanya at nag-iwas ng tingin. Mahinang natawa si Nathan. Umakyat na rin siya sa ibabaw ng bato at pumwesto ng upo doon. Binuksan niya ang alak at saka naglagay ng dalawang kupita. Hindi na nila kailangan pa ng yelo para doon dahil na rin sa panahon. Inabot niya ang isa kay Isabella at tinanggap naman ito iyon. Salamat!
Hanggang sa umabot sa pag-iisa nilang dalawa ang nangyari. And yes, Nathan was right. Para kay Isabella ay hindi na lamang basta pag-iisa ng katawan ang ginagawa nila. Kusa na niyang binibigay ang sarili niya dito dahil sa pagmamahal na unti-unti niyang nararamdaman. Namalayan niya na lamang na wala na ang galit at napalitan na iyon ng pagmamahal para kay Nathan. Hindi katulad noon na inialay niya lamang ang sarili niya dito para sa serbisyo niya at kapalit ay ang pera. At kahit naungkat pa kanina ang nangyari noong umalis siya sa poder ni Nathan at nakuha siya ng sindikato, ay wala nang maramdamang galit si Isabella sa kanyang puso. At napakasaya niya dahil natanggal na ang bigat na kanyang nararamdaman sa dibdib. I know! Tugon naman ni Isabella dito. Nakangiting hinaplos niya muli ang pisngi ni Nathan. Tumingkaya din siya at muli itong hinalikan. Napaawang naman ang labi ni Nathan dahil doon. Gulat ang nakaukit na emosyon sa mga mata nito. Ngunit kapag kuwan ay kusa na ring napawi. Mas hinapit pa siya nito at hinalikan siya ni Nathan sa kanyang noo at niyakap ng napakahigpit. Para kay Isabella ay mas maganda pang pakinggan iyon ang mga tibok ng puso ni Nathan kumpara sa musikang napapakinggan niya. I love you, Nathan. Pabulong na saad niya. Nang maramdaman niyang natigilan si Nathan dahil sa sinabi niya, ay mas hinigpitan pa niya ang pagyakap dito. Napangiti siya. Naibsa na ang init na nararamdaman niya. Humupa na iyon at napalitan ng malakas na kalabog ng dibdib. Mas masarap pa ang pakinggan na magkayakap silang dalawa. Masarap pala ang magmahal. It's official. Talagang inamin na ni Isabella kay Nathan ang nararamdaman nito para sa kanya. Nakakagulat kanina ngunit napakasaya niya. Mahal din siya ng babaeng mahal niya. Sa kabila ng mga nagawa niya dito, 5 daot ang nakakalipas, ay nagawa pa rin makuha ang loob nito. Napatingala si Nathan. Bigla ay nanubig ang kanyang mga mata. Naiiyak siya sa sobrang tuwa at saya nang marinig mismo sa labi ni Isabella na mahal siya nito. Nathan, gulat na napakala sa kanya si Isabella at tinitigan siya sa kanyang mga mata. Umiiyak ka ba? Bakit? Nagtataka pang saad nito. Napangiti siya at napailing-iling. Nothing. I am just happy. Isabella, sobrang saya ko at mahal mo rin ako. Pabulong na usal niya. Talagang hindi siya makapaniwala. Sinong mag-aakala na sa isang iglap ay sasabihin sa kanya ni Isabella na mahal siya nito? He's really happy. Masaya siya at lahat ng pinaghirapan niya ay unti-unti nang nagbunga. Hinding-hindi niya papakawalan pa si Isabella, lalo na at may panghahawakan na siya. May kasiguraduhan na siya. Kaya niya nitong ipag-abdamot sa iba. Masaya rin ako, Nathan. Masaya na ako at wala na ang galit sa puso ko. Inabot ni Isabella ang mga mata niya at pinunasan iyon. Umangat naman ang kamay niya at hinawakan doon si Isabella. Kumalas siya sa yakapatilang dalawa. Pinagsiklop niya ang kanyang mga kamay. Dinala niya iyon sa labi niya at hinalikan ang likod nun. Ibig sabihin ba nun ay pinapatawad mo na ako? Mahina ang tanong ng baritono niyang boses. Ramdam niya at nakikita niya kay Isabella na hindi talaga ito galit sa kanya. Sinabi na rin ito ngayon-ngayon lang, ngunit gustong makumpirma ni Nathan ang tungkol doon. Gusto rin ng kapayapaan ng puso ni Nathan. Gusto niya makasigurado na sigurado talaga si Isabella sa nararamdaman nito para sa kanya. Para wala nang maging hadlang pa. Nathan, honey? Napapikit siya sa naging tawag ni Isabella, lalo na at napakalambing nun. Puno pa iyon ng suyo at parang hinahaplos ang puso niya. Tingnan mo ang mga mata ko, sabi ni Isabella at hinaplos siya nito sa pisngi niya. Napadilat naman siya at sa mga pagkakataong iyon ay agad na nagtagpo ang kanilang mga mata. Mahal kita, Nathan, at pinapatawad na kita. Nakangiting sabi pa ni Isabella sa kanya. Pinaikot pa nito ang mga kamay nito sa leeg niya at saka tumingkayad. Inabot nito ang labi niya. Pinaglapat nito iyon. Hindi ko alam kung kailan ko ito naramdaman. Ngunit kung tatanungin mo ko, sigurado ako sa nararamdaman ko para sa'yo. At anuman ang mangyari ay hinding-hindi kita bibitawan.
Napahugot ng malalim na paghinga si Nathan. Napakasarap ng mga salitang binitawan ni Isabella. Punong-puno ang puso niya. Hinapit niya lalo si Isabella sa kanya. Bahagya pa siyang kumalas dito at muling hinuli ang paningin nito. Ako rin, hinding-hindi na kita papakawalan. Madamdaming saad niya sa kabila ng malakas na tunog ng pagbagsak ng tubig ng talon. Sa pag-ihip ng hangin at sa mga huni ng ibon, katahimikan ang sunod na namayani sa kanilang dalawa. Magkahinang lamang ang kanilang mga paningin at tila nag-uusap sila sa kanilang mga mata. Ramdam din nila ang lakas ng kalabog ng puso ng bawat isa, lalo na at sobrang magkadikit sila. Hanggang sa unti-unti ay muling naglapit ang kanilang mga muka. Kapwa na silang nakapikit dalawa at tuluyan nang naglapat ang kanilang mga labi. Sa una ay magkadikit lamang, ngunit kalaunan ay kapwa na gumalaw ang mga labi nilang dalawa. Bawat galaw ay marahan at hindi nagmamadali. Sinusulit nila ang bawat segundong lumilipas. I love you, bulong ni Nathan nang kumalas siya sa isa't isa nang kapwa na sila naghahabol sa paghinga. Nakita niya ang pangiti ni Isabella at sumandal ito sa dibdib niya at saka tumingala sa kanya. Mahal din kita, Nathan. Nathan beat his lower lip. Ganito pala ang pakiramdam na natutugunan ng pagmamahal. Napakasarap sa pakiramdam. Para siyang dinuduyan sa alapaap. Niyakap niya si Isabella at hinalikan ito sa noo nito. Mamahalin kita araw-araw. Si Isabella lang at walang araw nang mapagtanto niya na mahal niya ito at siya ay umiibig na. Sinumpa niya na sa itaas na si Isabella lang ang mamahalin niya habang buhay at wala nang iba pa. And he know that his life would be useless kapag nauwi sa wala ang pagmamahala nilang dalawa. It's like he's living but not really existing. Kaya hinihiling at hihilingin niya pa araw-araw sa itaas na sana ay sila na talaga hanggang huli. Dahil kung hindi, baka hindi iyon kayanin ni Nathan. Mawawala ng kwenta at mababalo siya kung mawawala si Isabella sa kanya. Ako rin, Nathan. Handa na akong mahalin ka sa bawat araw na lilipas. Tumingala si Nathan sa kalangitan. Nagpasalamat siya sa itaas na kahit anong sama niya noon ay binigay pa rin ito sa kanya ang kanyang hinihili ngayon. Thank you God for giving this woman to him. He will love and cherish her forever until his last breath. Isabella felt like she was on cloud 9. Nakaapak ang mga paa niya sa lupa ngunit pakiramdam niya ay nasa alapaap. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Basta sobrang saya niya sa mga araw na ito. Sobrang lakas ng kalabog ng dibdib niya at walang ibang sinisigaw kundi ang pangalan ni Nathan. Si Nathan na naging una niya sa lahat ng mga bagay at hinihiling niya na sana ay ito na rin ang huli. What are you thinking? Mula sa pagkakatingala sa kalangitan ay napatitig si Isabella kay Nathan. Nasa tubig pa rin sila at magkayakap. Ayaw nilang umalis doon matapos ang pag-amin niya dito. Hindi niya na rin kasi nakayanan kanina. Punong-puno ang puso niya at pakiramdam niya ay sasabog iyon kung hindi pa siya aamin. Wala namang rason para ilihim o itago pa iyon. Sigurado na rin naman kasi si Isabella sa nararamdaman niya para kay Nathan. Handa siyang sumugal dito. I am thinking about us, hon. Tugon naman niya. Niwala siyang maramdamang ilang sa pagtawag niya ng endearment kay Nathan. Ewan niya ba ngunit kusa lamang iyong lumabas at dumula sa dila niya na parabang natural na talaga iyong pagtawag dito. Nakita niya pa ang pag-angat ng sulok ng labi ni Nathan. Tila nagustuhan nito ang naging pagtawag niya. Hinapit siya nito papalapit dito. Malamig ang tubig ng talon ngunit mas mainit ang pagmamahala nilang dalawa. And who would have thought na darating sila sa puntong ganito? Na ang lalaking kinasusuklaman niya noon ay ang lalaking mamahalin niya pa rin ng lubusan sa buong buhay niya ngayon. Talagang hindi natin alam ang mga mangyayari pa. Mahirap magsalita ng tapos. About us, baby? Katulad naman ng ano? Tulad ba nung kung paano ka patay na patay sa akin ngayon? Pagbibiro ni Nathan sa kanya, kinindatan pa siya nito. Natawa naman si Isabella at pabiro naman niyang tinampal ang dibdib ni Nathan. Sira ka talaga. Aniya naman.
Hinuli naman nito ang kamay niya at dinala iyon sa labi nito. Pero seryoso, anong iniisip mo? Nagsisisi ka na ba at minahal mo ko? Umiling si Isabella. Hindi Nathan, hinding-hindi ako magsisisi na minahal kita at mamahalin pa kita. I am just thinking, paano kaya kung ipaalam na natin kay Ethan na ikaw talaga ang daddy niya? Minsan na rin kasing sumagi iyon sa isipan ni Isabella at naisip niya naman iyon kanina. Wala na rin naman kasing rason para itago niya pa iyon kay Ethan. Oo, at paniguradong madami ang itatanong ng anak nila tungkol doon. Pero alam naman ni Isabella na balang araw ay maiintindihan ni Ethan ang lahat. Are you sure? Bagaman bumukas ang gulat sa mukha ni Nathan dahil sa sinabi niya ay mas nangibabaw pa rin sa itsura nito ang pananabik. Ngumiti si Isabella at saka siya napatungo. Sumandal siya sa dibdib ni Nathan bago siya muling kumalas dito. Pinapakiramdaman niya kasi ang tibok ng puso nito. Napakalakas noon katulad ng kanina. Yes, hon. Sasabihin na natin kay Ethan ang totoo. Wala namang pag-aalinlangan tugon niya. Napaawang ang labi ni Nathan. At pagkapagkwan ay napatawa. Wow! Hindi makapaniwalang saan nito. Sigurado ka na talaga dyan, baby? Wala nang bawian yan, ha? Sunod-sunod na napatango si Isabella. Sigurado na ako, Nathan. Nitong mga nakaraan ay nakita ko kung paano ka bumawi kay Ethan. Oo, at nagkamali ka noon. Pero nakita ko na pinagsisisihan mo na ang lahat ng iyon. Nakikita at nararamdaman ko na mahal mo ang anak natin. And you deserve a second chance because of that. Buo ang tiwala ni Isabella na talagang nagbago na si Nathan. Magtitiwala siya rito at ibibigay niya iyon kay Nathan. Lalo na at natunghayan niya kung paano ito nagsika para iparamdam sa kanilang mag-ina na seryoso ito sa pakay nito sa kanilang dalawa. Oh God, what did I do to deserve you too? Napatingala si Nathan at kasabay noon ay ang pagpatak ng mga luha nito. He's crying. Napayaka pa ito kay Isabella at binaon nito ang mukha nito sa pagitan ng leeg at balikat niya. Thank you. Maraming maraming salamat sa pagkakataong ibinigay mo sa akin. Kumalas si Nathan at hinawakan siya sa kanyang magkabilang pisngi. I promise you, hinding-hindi ko sasayangin ito. Hindi ko yung sasayangin na dalawa. Halos pabulong na saad nito. At ang paunti-unting pagpatak ng luha nito ay naging sunod-sunod hanggang sa tuluyan ng napahagulhol si Nathan dahil sa sobrang tuwa. Mabilis naman na dinaluhan ang yakap ni Isabella ito. Hinaplos niya ito sa likod nito at pinapatahan. I love you, hon. Humigpit ang yakap ni Nathan sa kanya. I love you too. Hindi na ako makapaghintay na makasama kayo ni Ethan at ang buuin pa nating pamilya habang buhay. Sabi nila, nakakahiya ang umiyak lalo na kung lalaki ka. Ngunit para kay Nathan ay hindi totoo ang bagay na iyon. Lalo na at ang pag-iyak ang isa sa mga paraan upang mailabas mo ang nararamdaman mo. Malungkot man iyon o hindi. Kaya nga ay hindi niya na napigilan pa ang sarili niya at napahagulhol na siya nang sabihin ni Isabella na ipapakilala na siya nito kay Ethan bilang totoong ama nito. Oo, at masaya si Nathan na kilala siya ngayon ni Ethan at tinatawag na dada. Nakuha niya pa agad ang loob nito. Ngunit alam naman niya sa sarili niya na hindi siya makokontento ng ganoon na lang. Nasasaktan pa nga siya nang may kinikilala na itong ibilang ama. Halos gumuho rin ang mundo niya ng mga oras na yon nang malaman niyang si Fiero ang kinikilala ni Ethan bilang daddy nito. Napakadaming pangarap ngayon ni Nathan para kay Ethan at Isabella. Ngunit ang tatlo sa pinaka-prioridad niya ay ang makuha ang kapatawaran ni Isabella at ang mahalin din siya pabalik ng babaeng iniibig niya. At isa pa sa inaasam niya sa loob-loob niya ay ang makilala talaga siya ni Ethan bilang totoong ama nito. And hearing it from Isabella that she's ready to introduce him as Ethan's daddy, Nathan's really happy. Napakasaya niya, sobra. At hindi niya alam kung ano ba ang nagawa niyang kabutihan para ipagkuloob pa na nasa itaas ang mag-ina niya sa kanya. Baby, kumalma na si Nathan sa pag-iyak niya. Hindi na siya nahiyang ipakita iyon kay Isabella. Bakit ba? Dahil iyon naman talaga ang totoong nararamdaman niya. Honey,
Umahon na silang dalawa sa tubig at ngayon naman ay nakaupo na sila sa damuhan. Katulad kanina, bago sila lumusong sa tubig, ay tag-isa sila ng hawak na kopita ng alak. Ang kaibahan lamang ngayon ay nakapwesto sa harapan ni Nathan si Isabella, habang nakabahagi ang magkabila niyang hita at yakap-yakap niya ito. Nakasandal si Isabella sa dibdib niya at pareho silang nakatanaw sa napakagandang pagbagsak ng tubig ng talon. At katulad ng tubig na nahuhulog doon, alam ni Nathan na hulog na siya sa asawa niya. At wala nang paraan pa upang makaahon siya. "I love you," bulong niya dito. Hinding-hindi na yata magsasawa pa si Nathan na sabihin at ipadama iyon kay Isabella araw-araw. Kung po pwede nga lang ay minuminuto niya iyong sabihin ay gagawin niya. Iyon nga lang ay baka isipin nito na nababaliw na siya. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Isabella. Bahagyari nitong pinilig ang ulo nito at nilingon siya. Pinaikot nito ang kaliwang braso nito sa leeg niya, dahilan upang bahagyang dumukwang si Nathan dito. "Mahal din kita, Han." Napangiti siya. Napakasarap naman ang mga salitang iyon. Para kay Nathan noon ay kalokohan lamang ang magmahal. Napapangiwi pa siya sa tuwing mapapag-usapan ang bagay na iyon. It was cringe to him before. Ngunit hindi niya naman inaasahan na ganito pala ang pakiramdam kapag nagmahal ka na at nasuklian na iyon. Na para kang dinuduyan sa alapaap. At kahit walang sapat na dahilan ay mapapangiti ka na lang. Pinagkiskis ni Nathan ang kanilang mga ilong ni Isabella. Hanggang sa kapwa sila napapikit na dalawa dahil sa sobrang lapit nila sa isa't isa. "Mas mahal kita. Mahal na mahal kita higit pa sa buhay ko." Pabulong na saad ni Nathan. Idinilat niya ang kanyang mga mata upang makita sana ang reaksyon ni Isabella sa sinabi niya. Ngunit naabutan niyang nakapikit pa rin ito. Ngunit nakaangat naman ang sulok ng labi. Halatang nangingiti. And Nathan couldn't help but to caress her cheek. Marahan ang paghaplos niya doon, hanggang sa kusang naglakbay ang mga daliri niya sa mga malambot na labi nito, dahilan upang maidilat ni Isabella ang mga mata niya. Otomatikong nagtama ang kanilang paningin, at katulad kanina ay mapungay na rin ang mga mata ni Isabella. Napaawang din ang mapulang labi nito, at hindi nga mapigilan ni Nathan ang mapalunok. May kung ano na naman siyang nararamdaman ngayon. Ang init na nararamdaman niya kanina nang nasa talon sila ay muling nanumbalik ngayon. And he knows that he wants to take her again. He wants to feel her skin against him. He wants to make love with her again. And who knows, baka may nabuo na naman. Hindi naman siguro kalabisan ang humingi sa itaas ng panibagong regalo. Hindi ba? Lalo na kung handang-handa na siyang magpakaama. Handa na siyang akuin ang responsibilidad ng pagiging asawa at ama na. Sana ay noon pa niya ginawa. At para kay Nathan na isang tropeyo ang magkaroon ng anak. Naghinang ang kanilang mga paningin. Gusto mang iiwas at tila may bumubulong kay Isabella na gawin iyon. Ilang segundo na silang magkakatitigan ni Nathan at nakita niya pang pagtaas-baba ng Adam's apple nito. Tila maging ito ay nararamdaman na rin ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. "Baby," paos na rin ang baritonong boses ng anin ni Nathan. Ang kamay nitong nakahaplos kanina sa labi niya ay unti-unti nang nagtungo sa likod ng kanyang batok. Hinaplos siya nito doon ng marahan, dahilan upang manindig ang kanyang mga balahibo. Tila kinalabit siya noon, dahil din upang magdulot yun ng tila kuryente sa kanyang katawan. "Nathan," umawang ang labi ni Isabella. Napakurap-kurap siya. Narinig niya ang malalim na paghugot ng buntong hininga ni Nathan. "Can I kiss you?" Muling saad nito sa kanya. Napapikit naman si Isabella. Parang nakakauhaw ang tanong na iyon ni Nathan. Bakit pakiramdam niya ay nanunuyo ang labi at lalamunan niya at ang tanging solusyon lamang doon ay ipaglapat ang labi nila. Hindi pa man ay parang kinakapos na ng paghinga si Isabella. Iniisip niya pa lamang ang mga napagsaluhan nila ni Nathan ay hindi na siya makahinga dahil sa init na nararamdaman niya. Napabugas siya ng hangin. Hindi siya tumugon sa tanong ni Nathan. Bagkos ay tuluyan siyang pumihit paharap dito at agad niyang pinulupot ang magkabila niyang braso sa liig nito. Hindi na siya makapaghintay pa. Masyado na siyang uhaw na uhaw sa halik nito.
Kaya bago pa man makaalma si Nathan, ay mabilis na niyang pinaglapat ang mga labi niya. And the moment their lips met, napadaing si Isabella sa sarap. Ganoon pala ang pakiramdam na halikan mo ang lalaking mahal mo. That you're not in denial with your feelings anymore. Na talagang inamin mo na sa sarili mo na may nararamdaman ka na talaga para dito. Agad namang itinugon ni Nathan ang halikan nilang dalawa. Naging agresibo at mapaghanap iyon kaagad. Kaya nagmadali na rin si Isabella sa ginagawa. Napansin ni Nathan ang pagiging tahimik bigla ni Isabella. Matapos ang mainit na tagpo sa pagitan nilang dalawa. Kumalas din ito ng yakap sa kanya at inayos ang pagkakasuot ng bra at saka siya tinalikuran nito. Excuse me, mahina ang boses na ani nito sa kanya at saka tipid na nagpakawala ng ngiti. At kung kanina ay kaya nitong tumingin ng diretso sa kanyang mga mata, ngayon naman ay halos hindi na siya nito sulyapan pa. Baby, nag-aalang ang saad naman ni Nathan. Sinubukan niyang habulin si Isabella lalo na at panahon na ito mula sa tubig. Ngunit ang sulyapan siya nito ay hindi nito nagawa. Natahimik si Nathan at tinanaw na lamang ang papalayong pigura ng kanyang asawa. Nakita niya pang pinulot ni Isabella ang hinubad nitong t-shirt kanina at saka iyon muling sinuot. Dire-diretso din itong naglakad patungong lupa. Nalaglag naman ang magkabilang balikat ni Nathan. Napaisip siya. Hindi niya alam kung ano ang naging problema. Okay pa sila kanina. Kapwa pa nag-I love you sa isa't isa. Tinanong lang naman niya si Isabella kung papakasalan ba siya nito at ang sunod nun ay nagbago na ang mood nito. Ayaw isipin ni Nathan. Pilit niyang binabaliwala. Ngunit papaano nga kung tungkol sa sinabi niya kaya nag-iba bigla ang mood ni Isabella. Pero bakit naman? Anong mali sa gusto niyang mangyari? Kasal naman na silang dalawa pa, dati pa. Ang gusto niya lang ay ipaalam iyon sa publiko. Gusto niyang ipagsigawan sa buong mundo na sa kanya lang ang isang Isabella Sanchez Montemayor na hinahangaan at tinitingala ng lahat. At bukod pa doon ay mahal nila ang isa't isa. Nanggaling iyon mismo sa bibig ni Isabella. Mahal na rin siya nito. Kung gayon ay anong mali sa sinabi niya? Maliban na lamang kung may papagdadalawang isip pa din ito. Pero bakit? Napabugan ng hangin si Nathan at napailing siya. Hindi. Hindi naman siguro ganoon. Baka nabigla lamang si Isabella sa naging tanong niya. Napailing siya. Mabuti pang sundan niya ang asawa niya sa loob ng cabin, lalo na at hindi siya mapakali. Baka may nagawa siya para manlamig ito sa kanya bigla. Umahon si Nathan mula sa talon at saka siya nagtungo sa cabin. Kumatok pa siya doon. Ngunit wala siyang nakuhang tugon mula kay Isabella. Kaya naman napagdesisyonan niyang pumasok na. Pinihit niya ang doorknob at dahan-dahang pumasok. At mula sa kanyang kinatatayuan sa pinto ay naabutan niyang tulala ang asawa niya at tila nakatitig sa kawalan. Tinawag niya at kinuha ang atensyon nito. Sa buong buhay ni Isabella ay pinapangarap niya rin na minsan ay ikasal sa lalaking mamahalin niya habang buhay. Gusto niyang sa harapan ng altar ng simbahan siya mismo sumumpa ng pagmamahal niya. At kanina, nang tanungin siya ni Nathan kung papakasalan na ba ito, ay alam ni Isabella sa sarili niya na oo ang sagot niya. Napakasaya niya dahil matutupad na rin ang isa sa mga pangarap niyang mangyari sa kanyang buhay. She know in herself that she wanted to say yes to him immediately. Gusto niyang magtatalon-talon sa sobrang tuwa. Walang duda doon, lalo na at mahal niya si Nathan. Mahal na niya ito. Ngunit nang biglang pumasok sa isipan niya ang kanyang ama ay natigilan siya. Dahil alam niyang tututol ito sa gusto niya. Baka nga ay kamuhian siya nito sa desisyong gagawin niya. At ayaw ni Isabella na mangyari ang nangyari noon na nagalit sa kanya ang mga magulang niya. Ngunit ano nga bang magagawa niya? Mahal niya si Nathan at ayaw niya itong bitawan. Gusto niyang magpakasal dito. Gusto niyang ibigay dito ang matamis niyang oo. Ngunit hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Hindi siya po pwedeng magpadala sa emosyon. At ayaw niya ring hindi ang isasagot sa taong sa tanong ni Nathan.
Kaya imbis na makapagbitiw pa siya ng kung anong salita, ay nanghihina ang mga tuhod na tinalikuran niya ito at saka siya pumasok ng cabin. Naupo siya sa kama at napatulala. Narinig niya rin ang pagkatok nito, ngunit hindi siya sumagot. Hanggang sa pumasok na ito at tinawag siya. Doon lamang siya napatingala dito. Baby, what's wrong? Are you okay? May masama ba sa'yo? Mababa ka sa ng pag-aalala sa baritonong boses ni Nathan. Lumapit ito sa kanya at sinalat ang kanyang noo. Napaiwas naman siya ng tingin at napabuga pa siya ng hangin. Mahal niya si Nathan at hindi pa man ay ayaw na niyang maglihim dito. Gusto niyang sabihin dito ang naiisip niya. Ngunit hindi niya alam kung papaano niya sisimulan. Wala, ayos lang ako. Tugon naman niya. Napatikhim pa si Isabella. Then what's wrong? Pumwesto si Nathan sa harapan niya at pilit na hinuhuli nito ang paningin niya. He even cupped her cheeks and made her look at him directly in his eyes. Namumungay ang mga mata ni Nathan. Punong-puno iyon ng katanungan. May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Just tell me para maayos ko. And I'm sorry for that. Hindi na iyon mauulit, kaya sabihin mo sa akin. Puno ng suyo at lambing na saad ni Nathan. Napabuga ng hangin si Isabella. Gusto ng tatay ko si Fiero para sa akin. Diretsyang saad niya. Nakatingin siya sa mga mata ni Nathan. Napakurap-kurap naman ito at bahagyang natigilan. Ngunit ang napansin ni Isabella, higit sa lahat, ay ang kirot na dumaan sa mga mata nito. Sabi pa niya, kung pwede nga lang daw ay si Fiero na lang ang para sa akin kasi mahal nito ang anak ko at tanggap pa. Dagdag pa ni Isabella. Nanatili namang nakatitig si Nathan sa kanya. Tila napatulala ito. Ngunit nang makaraan ng ilang segundo ay ngumiti ito sa kanya. Ano naman ngayon kung ang lalaki yun ang gusto ng tatay mo? Ako naman ang gusto mo, hindi ba? Masigla ang boses sa saad ni Nathan kay Isabella. Hindi niya mabasa kung talagang totoo ito sa pinapakita nitong emosyon o nagpapanggap lamang ba si Nathan na hindi naaapektuhan. Napatungo naman si Isabella. Hindi lang kita gusto, Nathan. Mahal kita. But I want to say sorry kasi hindi ko pa kayang umuo sa tanong mo dahil si tatay ang iniisip ko. Galit siya sa'yo. Kaya paniguradong mahihirapan tayo. Pag-amin na niya. Ngumiti si Nathan sa kanya. Dumukwang ito at hinalikan siya sa noo. You love me at iyon ang pinakaimportante sa lahat, tandaan mo yan. Malumanay ang boses sa saad nito. Hinaplos pa siya nito sa pisngi niya. Umiling naman si Isabella. Pero si tatay, I know, alam kong importante rin sa iyo ang tatay mo. At malinaw din sa akin na hindi niya ako gusto. I already expected that. Sino ba naman ako para gustuhin niya para sa iyo? After what I did in the past, baka nga ay ilang beses na akong pinatay ng tatay mo sa isipan niya eh. Mahinang natawa si Nathan. Ngunit hindi maitatanggi ang lungkot sa mga mata nito. Kitang-kita iyon ni Isabella. Napailing siya. Ayokong mamili sa inyong dalawa ni tatay. Pareho kayong mahal, Nathan. Kailangan ka rin namin ni Ethan. Nangangambang saad ni Isabella. Hindi niya rin napigilan at may lumabas ng luha mula sa kanyang mga mata. Baby, I won't leave you. Hindi ko kayo iiwan ni Ethan. At hindi mo rin kailangang mamili. Gagawin ko lahat para matanggap ako ng tatay mo. Papatunayan ko sa kanya na seryoso na ako sa'yo. Ano man ang mangyari ay hindi ako susuko. Hihingiin ko rin ang kapatawanan niya. Kaya kung papayagan mo ko, gusto ko siyang makausap. Napailing si Isabella. Hindi pwede. Hindi pa pwede. Kilala niya ang tatay niya. Hindi porke ay haharapin ni Nathan ito ay magiging maayos na ang lahat. Baka ay palayo pa siya nito kay Nathan at ayaw ni Isabella ang mangyari iyon. Ayaw niyang magkagulo. Huwag na muna ngayon at she's not ready yet. Nathan, hindi yun ganun kadali. Napapailing na saad niya. Baka kapag nalaman ni tatay ang tungkol sa atin ay ipalayo niya ako sa'yo. Baka papiliin niya ako. Kaya wag na muna, pakiusap. Hindi pa ako handa. Pabulong na saad niya. Natigilan naman si Nathan. Pero handa akong ipaglaban ka, Isabella. Hindi ako titigil na makuha ko ang patawaran niya. Desperado na rin saad nito.
napatungo siya. Alam niya iyon. Alam niyang hindi natatakot si Nathan sa tatay niya. Pero natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Oras na malaman niya ang tungkol sa atin. Masasaktan ko siya at baka kamuhian niya ako, Nathan. Kaya wag na muna ngayon. Hayaan mo na muna ako mag-ipon ng lakas ng loob na ipaalam ang tungkol sa atin. Saka na kapag hindi na ako naduduwag na ipaglaban ka sa kanila. Pabulong na sabi ni Isabella sa huling sinabi niya. Alam niyang masasaktan si Nathan tungkol doon. Ngunit nagpapakatotoo lamang siya. Mahal niya ito at hindi niya dito ibibigay ng paulit-ulit ang sarili niya kung wala siyang nararamdaman. Ngunit sa tingin niya ay hindi pa sapat ang pagmamahal na iyon para sabihin niya sa tatay niya ang namamagitan sa kanila ni Nathan. Oo, kaya na niyang tumindig sa sarili niyang mga paa. Ngunit ang kamuhian siya muli ng kanyang ama sa pangalawang pagkakataon ang hindi niya kaya. Paniguradong madidismaya ang mga ito sa kanya. Anong iisipin ng mga ito? At si dinami-rami ng lalaking iibigin niya ay doon pa sa lalaking nagpahirap at ginawang miserable ang buhay nila noon. Oo, at gusto rin ng nanay niya na matuto na siyang magpatawad. Ngunit wala itong sinabi na gusto nito si Nathan para sa kanya. Baka isipin ng mga ito na nahihibang na siya. Honey, sabi ni Isabella nang muli ay nakita niya ang pagdaan ng kirot sa mga mata ni Nathan. Napatingala ito at mapait na ngumiti. Hanggang sa nakita niya ang pagpatakdi ng luha sa mga mata nito. Kung hindi lang sana ako naging gago noon, wala sana sigurong tayo problema ngayon. Siguro magugustuhan din ako ng tatay mo para sa'yo. Pero wala eh. Gago, tarantado at demonyo ako ngayon, noon. Napakasama ako sa iyo. Napabugga ito ng hangin at saka ginulo ang buhok. Punong-puno ng pagsisisi ang mga mata nito. Nathan, inabot ni Isabella ang kamay nito. Pinisil niya iyon. I am sorry. Bibigyan mo lang ako ng kaunting pagkakataon para makapag-ipon ng lakas ng loob? Pangako ko sa iyo. Sabay tayong haharap sa mga magulang ko. Napatango-tango si Nathan. Pinagsiklop nito ang kamay nilang dalawa at dinalaya iyon sa labi nito. Hinalikan nito ang likod ng palad ni Isabella. Huwag kang humingi ng tawad, naiintindihan kita. At hihintayin ko ang araw na yan. Basta ang maipapangako ko ay nandito lang ako naghihintay sa'yo. Hindi ako bibitaw at handa akong humarap sa mga magulang mo. Anumang oras na mapatunayan ko lang sa kanila na mahal kita. Madamdaming saad ni Nathan at saka ito dumukwang sa kanya. Hinalikan siya nito sa noo at matapos noon ay niyakap siya ng napakahigpit. Tinugo naman iyon ni Isabella. Sobrang mahal niya ang asawa niya. Napangiti si Isabella at napatingala din siya nang maramdaman niya muling nagtubig ang kanyang mga mata. Naduduwag siyang harapin ang mga magulang niya, ngunit hindi siya nagsisising, hindi lang kapatawaran ang naibigay niya kay Nathan. Maging ang puso niya ay handa niyang ialay para dito. But for Isabella, Nathan do not deserve this. Hindi nararapat na itago na muna nila ang relasyon nila, lalo at ramdam niya na mahal siya nito. At handa siya nitong ipaglaban. At sadyang nasa kanya na ang problema. Kung ganoon, ay dapat maging matapang siya. Mahal kita, Nathan. Bigyan mo lamang ako ng kaunting pagkakataon. Isa lang ang masisiguro ko sa'yo. Hinding-hindi kita bibitawan anuman ang mangyari. Totoo ang sinabi niya. Mag-iipon muna siya ng lakas ng loob. Dahil hindi pa siya handang madismaya sa kanya ang mga magulang niya. Ngunit alam ni Isabella sa sarili niya na hanggang sa huli ay pipiliin niya ang lalaking nagpapatibok ngayon sa puso niya. That's all I want to hear. Naramdaman ni Isabella na humigpit ang yakap ni Nathan sa kanya. Tila naging panatag na rin ang boses nito dahil sa sinabi niya. Maghihintay ako kahit gaano pa iyan katagal. Huwag kang magmadali. Basta hayaan mo lang din ako sa tabi mo na mahalin ka. Dahil nang mga oras na nahulog ako sa iyo, sinabi ko na rin sa sarili ko nang hinding-hindi na kita papakawalan. Hindi ka pa man tuluyang nagiging akin. Bulong nito sa puno ng kanyang tenga. Hinagpitan din ni Isabella ang yakap niyan kay Nathan. Napapikit siya. Napakasarap sa pakiramdam ang matatamis na pangako nito sa kanya. Para siyang dinuduyan sa alapaap.
napakasarap magtiwala. Ang hindi niya lubos maisip ay kung ano na ang mangyayari sa kanya, oras na biguin siya ni Nathan at bitawan siya nito. Hindi na iyon po pwede, lalo na at hulog na rin siya dito. Kaya sana mahanap na niya ang sarili niya, pati ang lakas ng loob na inaasam niya para maipaglaban niya ang lalaking mahal niya sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ama. Assurance, iyan lamang ang gustong marinig ni Nathan mula sa labi ni Isabella. Aminado siya at hindi siya magpapakaplastik sa sarili niya, ngunit nasaktan siya sa sinabi nito na hindi pa siya nito kayang ipaglaban sa pamilya nito. Hindi pa ito handa. Ngunit sa negatibong salitang bibitawan ay meron ding positibo. Nag-iipon lamang ito ng lakas ng loob na ipaalam ang tungkol sa kanila at naiintindihan ni Nathan ang mahal niya. Kahit nasasaktan siya sa nalaman niya at talagang gusto ng tatay nito ang fiero na iyon, ay tinanggap niya. Dahil kung titingnan, ang lalaking iyon naman talaga ang nagpakaama kay Ethan simula sa umpisa. Gago siya noon eh. Napakasama niyang tao at masyado siyang mataas ang tingin sa sarili. At lahat ng iyon ay bumabalik na sa kanya. Kung noon ay nakukuha niya sa isang iglap ang lahat ng gustuhin niya, ngayon ay iba na. Hindi na iyon ganun kadali. Lalo na at gusto niyang makuha ngayon ang kanyang pamilya. Hindi natatakot si Nathan. Gusto na niyang patunayan ang sarili niya sa mga magulang ni Isabella, ngunit nangangamba siya dahil sa una pa lang, alam niyang sira na ang imahe niya. Ngunit kahit ganoon ay hindi siya susuko. Nasa tabi niya si Isabella at mahal siya nito. Tiwala siyang hindi siya nito bibitawan. At manatili lamang si Isabella sa tabi niya kahit gaano kahirap ay hindi din siya bibitaw. Si Isabella ang pundasyon ng kung anong meron siya ngayon. Si Isabella ang nagpapatibay ng kanyang loob. Dito siya kukuha ng lakas ng loob para hanapin ang kung ano-anong problema at solusyon para dito. At alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Mula sa malalim na iniisip ay napakurap-kurap si Nathan nang maramdaman niya ang paghaplos ng marahan ni Isabella sa kanyang pisngi. Nakahiga na sila ngayon sa kama. Ayaw na niya itong pakawalan pa, lalo na at tila may kung anong bumubulong sa kanya na anumang oras ay maaaring mawala sa kanya ang pinakamamahal niyang si Isabella, at iyon ang kinakatakot niya. Anong iniisip mo, Nathan? Muling sabi pa nito. Napabuntong hininga naman siya at sa kanya nilingon ito. Nakatingala kasi ito sa kanya. Napaka-inosente pa ng mukha nito. Nagpakawala ng tipid ng ngiti si Nathan. Napakadami niyang iniisip, ngunit ayaw niya na iyong sabihin pa kay Isabella at baka mamurema lamang ito. Tao lamang din naman si Nathan. Kahit may assurance na sila sa isa't isa, ay hindi pa rin maiiwasang magbago ang mood niya, gaya ng napag-usapan nila kanina. Ayaw niya lang ipahalata kay Isabella na naapektuhan siya. Baka mag-alala lang ito sa kanya. Napatikhim siya. Nothing. I'm just thinking kung ano kaya ang itsura mo kapag suot mo na ang puting gown mo at naglalakad ka na patungo sa altar habang hinihintay kita doon. Totoong iyan ang naiisip ni Nathan kanina pa, bago niya tanungin si Isabella tungkol sa pagpapakasal. He already imagined those scenes on his head. Nasasabik na nga siya. Sadyang mas lumala lang. Nga lang sa kanyang isipan ang tungkol sa napag-usapan nila. Nagawa ng maglihim ni Isabella noon sa mga magulang nito dahil sa naging kasunduan nilang nilalaman ang kontrata. At ngayon na 5 taon na ang nakakalipas ay nauulit na naman at siya na naman ang dahilan. Nakokonsensya tuloy si Nathan at lagi na lamang naglilihim si Isabella na siya ang dahilan. Nakita niya ang pagngiti nito. Kuminang din ang mga mata. Sana sa naiisip mong iyan ay ako ang pinakamagandang babae sa paningin mo. Napangiti rin si Nathan. Kahit papaano ay naibsa na ang bigat sa dibdib niya at gumaan na ang loob niya dahil sa ngiting iyon ni Isabella. Tila pinapakalma nun ang buong sistema. Noon pa man ay ikaw lang ang maganda o pinakamaganda sa paningin ko. Sa'yo lang nakatingin ang mga mata ko. Tugon naman ni Nathan. Hinahaplos niya pa ang buhok ni Isabella. Lately ay nagiging hobby niya nang gawin iyon. Napakabango at lambot kasi ng buhok nito. And he could feel affection just by combing her hair using his fingers. Bolero,
Eh hindi ba babaero ka nun? Chick boy at womanizer? Nakangusong saad ni Isabella. Ngunit mababakasan naman ang kapilyuhan ng mga mata nito at kumikinang iyon. Hindi naman galit ang tono ng pagkakasabi nito. Marahan namang pinisil ni Nathan ang ilong ni Isabella. That was before. Bakit ba kasi ang tagal mong dumating? Saad naman ni Nathan. Pabiru lamang iyon. Ngunit noon ay hindi talaga naniniwala si Nathan sa salitang pagmamahal. Ngunit alam niya lamang na darating sa buhay niya si Isabella ay nagpakatino na siya noon pa. Sana ay hindi na siya nagpakasawa sa mga kababaihan noon. Kung sana lang. Baliw, hindi naman natin alam na hahantong tayo sa ganito. But that's okay, Nathan. Alam ko naman na ako lang ang babae mo ngayon. May tiwala na ako sa'yo na hindi ka nalilingon sa iba pa. Subukan mo lang. Humigpit ang yakap niya kay Isabella. Mas hinigpitan niya pa ito hanggang sa tuluyan na itong nakapatong sa ibabaw niya. Matapos ang napag-usapan nila ay pakiramdam ni Nathan ay tila mas sumarap pa ang pagsasama nilang dalawa. At kung noon ay puro galit lang ang nababasa niya sa mga mata ni Isabella, ngayon naman ay naguumapaw na ang pagmamahal doon sa tuwing nakatingin ito sa kanya. At hindi lang basta babae ko, marahan niyang hinaplos ang pisngi nito. Gusto niyang burahin sa isipan ni Isabella ang katagang babae niya ito. Hindi lang kita babae ko ngayon, dagdag niya pa. Para kay Nathan ay hindi iyon magandang pakinggan. And Isabella does not deserve to just to be addressed that way. Ngunit hindi niya naman ito masisi. Lalo na at ganoon talaga ang nakaraan niya. You are not just my woman. You are my wife. Ikaw lang ang babaeng pinakamamahal ko at ikaw lang ang babaeng dadalhin ko sa harap ng altar at ipapakilala ko sa poong may kapal. At gusto kong makasama habang buhay. Ayaw niyang makaligtaan ang magiging reaksyon nito sa bawat salitang sinasaad ng kanyang labi na pinapaabot lamang ng puso at isipan niya. Bawat segundo ay mahalaga, lalo na iyon na hindi na maibabalik pa. At kung hindi man si Isabella ang para sa kanya na itinadhana ng itaas, ay para na rin siyang pinatay at binawi ang kanyang buhay. Sure, he could breathe. Ngunit para saan pa iyon? What's the sense of breathing if it's slowly killing him? Kaya ang tanging hiling ngayon ni Nathan ay sana malagpasan nila ang pagsubok na ito. Hanggang sila ay maging sa isa't isa. Handa siyang sumugal ulit nang paulit-ulit sa pagmamahal na ito kahit masaktan man siya. Masigurado niya lang na sa huli ay sila lang talagang dalawa ni Isabella. Walang sino man ang makakahadlang. Hindi man si Fiero o ang tatay nito. Siya at si Isabella lang ang mahalaga.